Yan. Mega shout out po. Magandang tanghali po sa ating lahat diyan. Ayan, nag-thumbs up na po si Balsin's Lab. Good afternoon po sa inyo. Ayan, good afternoon. Mega shout out po. Migante TV, good afternoon po. Sige po, maraming salamat po. Ayan, hindi pa ako kumakain guys, kakain pa lang ako. Ayan, pwede ko namang i-mute ko na lang muna yung ano. Hindi muna ako magpapakita guys kasi kakain muna ako. Ayusin ko lang kung ano. Babagal lang yung connection ko. Biglang bumagal. Ayan, Migante TV, kumain ka na po. Ayan, binigyan ko. Bakit parang? Sige po, wala pong problema. Para makapagpahinga din po kayo. Maraming salamat po. Lin Rait. Hello ma. Ang malakasan ah. Ayan. May ano ka na po. Okay lang po, no problem. Para makapagpahinga naman po kayo. Kasi kanina pa po tayong umaga eh. So yung mga nandyan po, yan. Hello po sa inyong lahat dyan. Ayan, mega shout out po sa 4 million viewers. Alam mo naman, nagari talaga. Opo. Naintindihan ko. Yes po, no problem. Ako'y nakakaintindi po. Talagang ano, lagaring. Maraming salamat po, DJ Dongyo, sa pag-thumbsup. Maraming salamat po. Lindin Rait, bigyan po kita ng ano. Ayan. Napadaan lang, host. Ayan. Maraming salamat po sa pagdaan. And kumain na po ba kayo? Ako kakain pala. Mag-green screen muna ako. Para hindi ano. Or ganyan na lang para makita niyo yung background. Yan po sa mga ano, sa mga mahilig mag-ano po diyan, yung mga nagdadasal, yan. Ito po. Ayan po yung background natin. Nandito po tayo. Every Sunday morning, dito po ako nagtatambay kasama ko yung may-ari ng bahay. Kasi nagdadasal po kami. Ayan. Kung makikita nyo po, andyan si ano, Auntie Polo at saka si Santissimo Rosario di Manawag. Yan po yung nasa background po natin. Ayan po. Maraming salamat po. Ayan. Andito na po si Madam Kimi. Yung mga alagad niya po nandito na. Lance Lin muna kami. Sige po. Madam Lin Rait. Bangladeshi, American Adventure Tube. Hello, good afternoon. Welcome po.
Yan. So, napaka-peaceful po dito sa background natin kasi ano, kasama po natin sila. I-share ko lang po, no? Dito po kasi sa ano, dito sa amin or tinitirahan ko ngayon, marami po siyang collection na ano, mga Santo Niño. So, ayan, every ano po, every mahal na araw, ganon. Dito po kami nagdadasal. Tapos every Sunday, every day, yun, nagdadasal po kami. Yan. So, yan, dahil dyan, kakain po muna ako. Ayan. Na-share ko na. Ayan, maraming salamat po. Kakain po muna ako, ha? Ayan. Pero yan lang muna yung background natin. Sana nga po may pumunta. Okay lang po. Sana nga. Sana may mga mag-support. Opo. Pero nandiyan naman po kayo. Hindi kami... Pero okay lang. Ako din po. Hindi naman po ako RC. Wait lang. Ako rin po, hindi din po ako RC. Christian po ako, pero okay lang naman po. Wala naman pong problema sa akin pag ano. Kahit yung ganun yung background po natin. Ako okay. Po, hindi din po ako RC. Christian po ako, pero okay lang naman po. Wala naman pong problema sa akin pag ano. Bye. As long as ano po, tama po yung ginagawa natin, ganun. Ayun po. Sige po, maglapag lang po kayo dyan ng ano, yung tahanan, pero moderately lang po para ano, hindi po tayo ma-kick out ni Lolo. Ayan. Kakain lang po ako, susubo lang po akong konti. Ayan. So, kakain-kain lang po muna tayo. Yung mga gusto pong ano, yung mga hindi pa po kumakain dyan, kain po muna tayo para po hindi tayo magutom. Kain lang po tayo muna, kain-kain.
Fran Rob TV, maraming salamat po sa pag-thumbs up. Ayan, welcome, welcome po kayo. Ay, bibigyan po kita ng jacket. Ayan. Nabigyan na po kita ng jacket, so pwede ka na pong maglapad ng iyong tahanan. Habang ako yung... Ayan po lahat po, mamaya mag-ilalapag ko yung mga bahay or yung mga yung tahanan. Same with yung mga ating mga ka-organic na team. Ayan, naglapag na po si Sir Balsin. Likitan nyo po yan, legit na legit po yan. Kakain lang po ako saglit. So mga hindi pa po kumakain dyan, kain po muna tayo. Sige po, i-sleep lang po kayo. No problem po. Ayan, kung sino yung gustong umakyat po para may kakwentuhan tayo dyan, binaba ko po na po yung hiwagang hagdan. Ayan, nalambat na daw po ni Manang Lindin Raet yung bahay ni Sir Balsin's Lab. Yes, Manang, huwag kang mag-alala po. Babalikan ka po niyan. Mamaya-maya po, magpapagames po tayo. 100 load. Yun lang yung kaya natin. Eh. Ayan, done na daw po si Fran Rob TV kay Sir Balsin sa Kampana. Yes po, babalikan po kayo niyan ni Sir. Huwag po kayong mag-alala. Mamaya po maglalapag ako ng mga bahay ng mga kasamahan po natin para po sila idikitan niyo at bibigyan nila po kayo ng extra.
And mega shout out po sa ating 5 million viewers. Ayan, yung gusto makipagkwentuhan po sa akin, pwede po kayong umakyat dyan. Nandyan po yung ating hagdan. So welcome, welcome po sa inyong lahat. Kumusta naman po kayo? Sinipon ako sa ano lang ko. Ang hang kasi. Sabi ni Franrag DJ, Dangyo, umiwan na ako ng bakas sa bahay. Nabusog ako. Yan, welcome, welcome po tayong lahat dito. Tayo magmahalan at magsuportahan kasi tayo-tayo lang po ang magsusuportahan dito. Yung mga hindi nyo pa po nakadikitan dyan, dikitan nyo na po, unahan nyo lang po at mag-iwan na lang po kayo ng tamang bakas para po kayo ay mabalikan. Ayan. Bigla kong sinipon. Sa ating 5 viewers dyan, ano na tayo, 6 million na po, 6 million viewers. Ay, mag-antay-antay lang po tayo at magpapag-games po tayo mamaya. May pag-games po tayo mamaya. Sa mga gustong mag-stay po dyan. At
Tignan niyo yung background natin, na marami po tayong ano dyan. Ayan, sobrang init po ngayon dito sa Painta. Nasa Rizal po tayo ngayon. So ayan. So ayan, sabi ni Sir Balsin po, ay papunta na daw po siya sa bahay po ni Dinner Raid at saka ni Fran Rob. Maraming salamat po, sabi naman po ni Fran Rob kay Sir Balsin. Slop, ayan. Pasensya na guys, pawala-wala ako kasi maraming tumatawag eh. May mga tinatanong about sa ano natin. Mga reports. Salamat po sa inyong lahat. Tumutulo talaga yung pawis ko. Init. Electric fan naman. Pero nasa ano kasi tayo, nasa church. Nandiyan na ang ating mga
maybe I shall outside. Gaganda gulo-gulo na dito. Nagkakanda gulo-gulo na po dito sa baba. Yan tayo eh. So ayan guys, nagkakanda gulo-gulo na sila sa baba. Babagsakan na yung mga ano, mga gamit nila. So ayan, iwan ko kayo ng bakas. Iwan kayo ng bakas. Second tambay. Maraming salamat po sa inyong second tambay. Dito lang din po ako nakatambay. Magtatambay sa iyong puso. Nasa inyong puso lang ako at nakatambay. Yung mga gate nyo po yan, ha? Pag buksan nyo po yan, huwag nyo pong isarado para ano, masaya lang po tayo dito. Magkantahan nga tayo dito. Pwede naman tayo magkantahan dito. Pero baka, ano, baka biglang umulan kahit natirik na tirik yung araw. Pawis na, pawis na ako. So, ayan po. May nakakasama po tayo. Hello po, good afternoon. Sir, kumain na po kayo? Ha? Hindi pa. Kumain na po. Inaantay kita eh. Sabi mo, padadalan mo akong pagkain. Pinadala ko na eh. Hindi nyo daw po binuksan yung gate. Ha? Sabi nung nag-deliver, hindi nyo daw po binuksan yung gate. Kaya umalis na lang siya. Ano ba, ba't nag-e-echo sa akin? Halin po? Ba't nag-e-echo sa akin? Hindi naman po sa akin. Okay naman po. Oh, okay na. Ano, kumain ka na? Apo, katatapos lang. O, ba't mo, sabi mo sa akin tumawag ka kanina, di ba? Sabi mo, padadala mo akong pagkain. Oo nga po, pinadala ko na kaso, sabi nung nag-deliver, hindi nyo daw po binubuksan yung gate, kaya umalis na lang siya. Sino nga lang yun, wala namang gate yung bahay. Meron daw po eh, kulay ano eh, kulay blue. Kulay blue daw yung bahay, ay yung gate nyo. Saan po kayong pasok ngayon? Wala kami, ano. Physically, wala. Kasi nga, dahil sa COVID, simula pa nung, ano, nung March. Pero mayroon akong online class kanina, mula 8 o'clock hanggang 12. 4 hours po. Ah, eh, ano lang po yun? 4 hours lang po ba yung ano nyo sa online? Oh, isang subject lang yan. Summer online class? Summer class. Di ba pag June, pag June, July, summer yan. August pa talaga yung start ng first sem. So, ano, summer. Isang subject lang yon.
4 hours. Accounting. Ilan yung accounting. Wow. Duguan naman sa ulo kahit ano lang 4 hours. Isang subject yung duguan na yun eh. Sino duguan? Ako o yung ano, yung estudyante? Hindi, yung subject na yan duguan po. Hindi naman, duguan it's fun. Duguan sa utak yan. It's not true, it's fun. Eh bakit sabi ng mga ano po, mga cover ko, yung mga accounting po namin? Sabi lang nila yon pero hindi totoo yan. Yun nga yung sabi po eh, kasi daw, pag nag-aaral, yung mga tinuturo parang ang hihirap, pero doon sa actual na natrabaho, parang hindi naman ganun. Totoo po ba yun? I don't know. I cannot speak for them. I can only speak for myself. Base sa akin or based sa aking ano, naranasan, hindi naman. In fact, ang saya nga eh, kasi ang dali-dali lang eh. Wala kang kailangan i-memorize. Walang... Siyempre, napag-aralan nyo yan, Dok. Masaya pag nasosolve mo. Masaya pag napabalansi mo. Masaya pag... Alam mo yun, tama yung ginawa mo. Kasi you can always check eh. Pwede mo ma-check kung tama yung ginawa mo. Tama naman po. Ayun, papunta na dito sila, ano? Sila Ma'am Army, saka si Kimi. At tapos na po ba sila doon? Oh, bubaba na ako kanina kasi ano, di pa. Pag nagsasaing ako, pag baba ko, hindi ko pala na ano, na baba yung sa rice cooker, kaya hindi pa luto. Ayun, nagkakantahan sila eh. Oh, mga singer sila doon eh. Hindi, sabi kasi may pakanta ka rin dito. Kumanta ka rin kaya. Nako, ang init-init mo, baka biglang umulan eh. Eh, di maganda nga yun. Ang init din dito sa akin eh, sa Maynila. Sobrang init. Saan po kayo sa... Kala ko ba nasa Batangas po kayo? Hindi ako yun. Ah, sino ba yun? Hindi ko na masyad mo nakuha yun. Sa Maynila lang ako, ang init nga dito. So kung kakanta kayo, sa Maynila? Maganda. Saan po kayo sa Maynila? Wag na, baka puntahan mo ako dito. Naku, yung area lang. Sampaloc ba yan? Sa may Intramuros. Sa may... Ah, Intramuros. Maynila mo. Eh kaya nga, ano ba sabi ko? Hindi ako makawid dun sa kabilang bahay sa Mandaluyong kasi may mga checkpoint pa. Tinatamad ako. Hindi naman na po sila nag-check? Yung mga checkpoint pala, ano na lang? Sa may Mandaluyong kasi, bawat barangay doon, mahigpit yung checkpoint. Ayan, mega shoutout po kay Ram Reyes Vlogs. Ha? Maraming salamat. Si ano, nag-thumbs up na daw po si ano. Ram Reyes Vlog. Maraming salamat po. Malaag TV. Oh, si maraming ano. Salamat po. Si ano yan po, no? Si Redman. Si Redman oh. Yan. Sige, nakanta ka na kasi may pakanta dun sa kabila. Papunta na sila dito. Tambay ko lang. Bababa na ako in few minutes. Naku, pag ako kumanta, naku, hindi naman po ako singer eh. Hindi you rin po ako marunong po. You don't have to be a singer. Ang importante lang, try mo lang. Ano ba paborito mong kanta? Kakantahin niyo po ba? Eh, kakantahin natin dalawa. Go, ano yan? Si-search ko yung lyrics. Ano? Kasi hindi ko alam yung lyrics nun eh. Si-search nga anong ginagawa ng Google. May Google naman. Pagod na daw si Google. Elizabeth Mayer Vlog. Hello po. Ayan. Baka ano po, baka gusto niyo pong kumanta. Akyat po kayo dito. O sige na. Leo. Ano bang kanta yan para ma-search na dito? Ano? Secret love song. Secret. Kanino yan? Hindi ko alam. Sino kumanta niyan? Si ano? Sino nga ba si to? Si Jason. Yung babae. Ay, yung babae. Basta yung babae na ano. Sa pag-sinerge. Hello, hello po. Good afternoon, manang Madam Kimi Dorang OFW. Kumain ka na po. Kain ka po muna. Pero, si Morissette ba yan? Oo, siyang kinantag din niya doon sa ano, sa may bus.
Yung kulay dilaw ba yun? Ayan. Dilaw. Asa ano? Ano naman tawag doon? Basta yung sa bus nila na ano, naglilipot-lipot. Hello, hello po. Anong bus yun? Yung ano? Alam ko, nasa dilaw. Ano, Wish FM ba yun? Wish. Parang Wish ate yun, FM eh. FM bus. Parang ganun po. Maraming salamat po sa inyong pag-thumbsack. Ayan. Kanta ka na po. Kantayin nyo na yun. Ay, ako talagang pinakanta niya. Pinakanta mo. Ba't ako ba kantayin? Ayan, Wish 107.5 daw, sabi ni Sir Ram Reyes Vlog. Sir Ram, baka naman, Secret Love Song originally by the Little Mix Girl Group from UK. Oh, yes po. Yan nga, yun. Ayan, oh. Sige, kantayin mo na. Madam. Hindi ko alam yung lyrics nun eh. Gusto ko lang siya. Gusto ko lang siyang marinig. Mamaya, yan si Kimmy. Magaling kumanta yan. Pakantay natin mamaya. Mag-enjoy lang po kayo dito sa munti nating tahanan at tay mag ano lang magpintuhan ganun. Hagdan daw, ano Leo hagdan kasi kakanta na si ano si Queen of Kimmy. Ito na po yung hagdan. Yeah. So, please welcome the Queen of all Queens. The mother of all the mothers. The performer. Dancer, lover, Krufa, hello po. Andito ang nag-iisang na Kimmy ng, ng bayan, ang nag-iisang Kimmy ng mga OFW, Kimmy Dora Explorer. OFW, Explorer. Nasaan na siya? Pinalitan yung pangalan. Na rin para, ano, at may kasama ka na dyan. Bawal bumaba. Bakit bawal? Hindi ka... Sige, hindi ako bababa sa pagkantahin mo yon. Ayan, andito na. Ganito 'yon. Please welcome. Wait, bit na bit ko yung ano yung version niya ni Morissette Amon, yung ano yung kantang na 'yan. Yung simula niyan ganito. Alam niya ni Madam Army, 'di ba Madam Army? Alam mo yung Secret Love Song, yung ganito 'yon. Alam ko rin when 'yan. You hold me on the industry. And you kiss me. Ay, alam mo pala eh. Beer na ako sa yung bakla ka eh. And you kiss me on the dance floor. Ayan. Sige, I wish lang, that Gora. I could be like that. Why can't it be like that? Cause I'm yours. Maganda ba boses yes. ko? Kini? Ewan ko. Tanungin mo si Leo. Charot, maganda naman. Maganda naman yung boses mo, actually. Maganda naman yung boses mo. Well, ako rin, hindi naman di maganda yung boses ko, Diyos ko. Para naman sa ating professional singer wait, dito. Kimmy, may request ako. And you kissed me on the dance floor. Hello, Manang Army. I wish it could be like that. Why can't it be like that? Cause I'm yours. Keep behind closed doors. Ano ba panahin yan? Baba every muna ako. Mag-order muna. Kayo lang muna dyan. Uy, Kimmy, sandali. Huwag ka muna bumaba. Ay. Kakain po muna ata siya. Hindi pa po nagla-lunch. Sige na po, kantaan. Alam niyo naman po pala yung ay, lyrics ng... Ay, pala ka, bababa ako pag hindi ka kumanta. Ayun, oh. Madam Tichi. Akyat, akyat. Sir, I just sent PM. Yan, sabi ni Madam, si Manang Army, haha, Diyos ko, pang itchus yung kantang yan. Pang itchus daw. Ayan po, sabi ni Manang Army. Pang itchus daw yung kanta. Madam Army, akit kakantayin mo yung Just ayan, One. Ayan. Madam Tetchi, para sa'yo to, Madam Tetchi, ha? Huwag kang maingay dyan, doktora. Para to kay Madam Tetchi. Tumigil ka dyan muna, ha? Sandali lang. Huwag mong sirain ang aking, ano, ha? Ang aking emotion dito. Para kay Madam Tetchi to. Madam, para sa'yo to. Naku, ha? Kasi si Madam Tetchi, meron siyang secret, you know, secret love to someone, di ba? Because she said that until now, she's still waiting for that right love. Pero yung love niya hindi pa nagbabago kahit na yung kanyang love ay meron ng iba. Hi! Perfect. Gora. When you hold me in the street and you kissed me on the dance floor. I wish
Ang hirap talaga mag-ano. Sige. Why can't it be like that? Cause I'm yours. Ang hirap. Nahirap, mahirap talaga. Ayan si Madam Arby yung pakantahin mo. Kasi pambabae talaga siya. Kapag lalaki naman yung kakantang baba. Ay, Kimi, yung panlalaki na lang. Yung just once na lang, Kimi. Dali. Just once. Ayusin mo. Why do we... Ay, di ko alam mo yung lyrics eh. Why do we... Ano ba yun? Sadali. Kimi, search mo yung lyrics sa Google. Dali lang. Dali lang. Mamadali ka naman. Wait lang. Di pa ano kakain ha? Tuwang-tuwa na ako sa opening. Madam Techi, kinanta namin ni Madam Army kanina yung ano, yung... And if you could feel the tenderness I feel, you know it would be clear that angels brought me here. Standing here before... Ano ba yun yung ano just once? Okay, bakit may mga just once na yun? Malumang kanta. Mas bakit kasi doktora kasi lumang tao yan, kaya ganun. Mas maganda po kayo yung mga ano. Kay James Ingram. Okay, pinarinig mo sabi ni Leo, maganda nga daw mga old songs kasi mas mayroong ano, may mga meaning talaga. Ayun, depende yun. But somewhere down the road. Oh, gusto ko rin yan. Across again. Doesn't really matter when. But somewhere down the road. I know that heart of yours will come to see that you belong with me. Letting go. Gutom na yung singer. It's just another way to say gutom yung singer. Oo nga, gutom na ako. Gutom na actually. Gutom lang to. So, totoo lang. Asa ba yung lyrics dito? Ba't walang lyrics? Eh, lyrics yung hinahanap ko. Sino yung Army Yang? Oh, Army, Army Yang. Ilang Army yan? Just once. Yes! Sige pa man, kain ka lang. Just once lyrics. Sandali. Sandali lang, kasi naghahanap ako ng lyrics. Ah, ito pala, ito. Kantahin natin nila, ano, ni, ano. I'll be back in a bit. Ayaw nga pala. Here we are back where we were before. Sige, kain mo na ako mamaya na lang. Seems nothing ever changes. We're back to being strangers. Wondering if we ought to stay or head on out the door. Ayaw, tatambayan kita ng ano ha. One, just two. One, two, three. Can we figure out why we never left? Salamat po, salamat. Why are we doing wrong? Just once, can we find a way to finally make it right? To make the magic last for more than just one night. We could just get to it. I know we could break through it. O, ikaw naman, Leo, tapusin mo. Yeah. Hindi ako marunong, hindi ko alam yung mga lyrics po nun. Gusto ko lang silang ano, pag naririnig ko lang, parang ang sarap sa pakiramdam, parang ganun. Parang nare-refresh ka. Unlike sa mga bagong kanta kasi, parang masyado ng pabebe. Uy, huwag ka naman ganyan. Huwag ka naman ganyan, Leo. Bet na bet ko yung mga kantang bago kaya. Gusto ko yung... Di ba bet mo ang ganyan? Ano yan, Kimi? Eh ano sa Black Eyed Peas yan? Bet na bet ko yan. Anong title? Black Eyed Peas yun. O, bet ko yan. Anong kanta nga yan? Anong title? Ano yan? Ay, hindi. Sa ano? Sa Pussycat Dolls pala yan. Pussycat Dolls pala. Pussycat Dolls, akala ko Black Eyed Peas. Push the button? Hindi, hindi. Ano siya? Ano, kalimutan ko? Basta. Hindi yung push the buttons, yung sa yung ano, yung push the buttons, hindi yung sa ano, hindi yung sa
Sa hindi yun sa Pussycat Dolls. Yung sa Pussycat Dolls, yung Boston. Doncha ba? Ewan, ay parang, doncha, doncha. I know you want me. I know you do. Ganyan. Gora, sige, kantayin mo yan. Nagpatay na ng mic. Hindi kasi ako marunong kumanta eh. Gusto ko lang yung mga, gusto ko lang marinig ito, talaga yung mga old song. Para makanta ni Kimi. I bet, kung ayan si Madam Titchy sabi niya, bet ni Madam yung my humps. My hump, my hump, my hump, my hump. My lovely little lump. Check it out. I know me dead and dead. And dip me on my ass. And dip dip on my head. And dip dip on my head. My love, my love, my love, my love. Gutom lang. Asan na? Share screen mo na po. Ayan na. So what can you see now on your screen? Oh, Kimi, andyan na. No, anliliit. Haha, Madam Kimi. Hindi ko siya makita. Uy, wag yung tagalan yan diyan sa screen kasi hindi maganda yung nagfa-flash ka diyan na matagal kasi bine-blur yan ni Lolo, especially na sa bagay lyrics lang naman yan, no. Sige lang, wag okay lang yan pero wag lang matagal. Tinanggal ko sige, na. Sige, sige po. Sandali, bet ko yung ano, yung deja vu. Bet ko yung deja vu. Baby. Kay Beyonce yan eh. Seem like everywhere I go I see you. From your eyes your smile is like a breathing you. Helplessly I reminisce I want to compare nobody to you. Boy, I try to catch myself but I'm out of control. Your sexiness is so appealing I can let it go. Know that I can't get over you. Cause everything I see is you. And I don't want no substitute. Baby, I swear it's deja vu. Know that I can't get over you. Oh, yun, bet ko yun. Maganda yung pang ano yun, pang sayaw yun eh. Tapos yung Kimi, parang nag-twerk, cut-work like a Miley, di ba? Go. Yung Kimi, yung paborito ko sa yung ano, yung chandelier. Ay. Tapos yung mayroon ko pang sayaw-sayaw. I wanna swing from the chandelier. From the chandelier, I'm gonna live like tomorrow doesn't exist. Baka walang pumasok dito kasi sabihin, uy, may kinakatay dyan. Wala, wala, wag tayong pumunta. May kinakatay. With Kimi, no, I will always love you kaya. Uy, wag yan. May ano yan. Anak, dami mong request. Ikaw na. Dali lang. Kimi, sige na. Kaya mo yan, Kimi. Uy, uy, paakitin nyo si Madam Techi. Ang ganda ng boses niya, Madam Techi. Ay, titanium. I am titanium. Ayan, Leo. Tell me how. Ang ganda. Si Madam Techi, paakitin nyo yan. Ang ganda ng boses. Naku, Madam. Ayan, pakantay nyo. Naku, ang ganda yan. Ang ano. Leo, hug that for Madam Techi. Softly. With his song, strumming my pain with his fingers. Uy, kinakanta niya yan. Kimi, wag. Kay Madam Techi yan. I-welcome yun mo na si Madam Techi. Welcome yun mo na. Yun na, kaya nga kinakanta ko kasi yun yung kanta ni Madam Techi. Siguro na Madam Techi, go na. Sige na, pakit na siya. I-welcome mo na siya. Please welcome. Ladies and gentlemen, let us all welcome the Queen of Ninja, the Queen of Ninja Turtles, the one and only Queen of Ninja, the Ninja Royalty of Kimi Doram OFW, Madam Techi Kiraichi. Let's give her a round of applause. Ano kakantahin niya? Yay! Hindi pa ako makakyat. Kakain pa mimaya onte. Kantahan tayo. Sige po. Kakain daw po muna si Madam Techi. Oh, sige, ladies and gentlemen, I beg my pardon, ladies and gentlemen, because she is not yet done eating. So later, ladies and gentlemen, let's just wait for a moment because Madam Techi Kiraichi, the Queen of Ninja Royalty, will come to our show. Thank you so much. Si Madam Army, magandang boses. Nasaan yes, Miss Army Kaluza is also going to come to our Alice later. And our host is also, you know, our host is so reserved because as you can see, he has a lot of, you know, images at his back.
just keep posted, ladies and gentlemen. Bye, everyone. I'm already having a headache, but ooh. Ayan, so... Nawala si Kimi. Oy, Leo, sige na. Bababa na ako. Hindi ka naman kumakanta eh. Kala ko kakanta ka. Doktora, dyan ka lang. Makipag ano ka kay Leo. Wala ka namang ginagawa. Kaya ako makit kasi sabi niya sa akin, kakanta daw siya eh. Kakantayin niya daw in just two. Dyan ka lang muna habang kumakain pa kami. Habang wala pa yung iba. Kasi para hindi maano yung bata. Ikaw talaga. Eh, sabi niya kakanta siya. Kaya nga ako umakit kasi kakanta daw siya, hindi naman. Huwag ka naman, magpag-chikan ka lang muna, like mag-talk lang muna kayo about life, about mga ano, issues life of the society, ganon. Oh, sino magtatanong, ako or siya? Oh, bahala Leo, you ask dyan. Questions. Bahala kayo dyan. I'll be the one to ask you questions. Ayan po, bawal bumaba. Oh, what should we do here? You ask questions or I ask you questions? Choose. Kahit ano, question and answer. O, ilan taong ka na? Parang slam mo. Just to keep the conversation going. 28 po. Ha? 28. Okay. At your age now, nakailang relasyon ka na? Sagot. Seriously? Eh, sabihin mo na pa rin. Seriously, seriously. Oh. Isa lang. Ang seryoso. Hindi, isa lang yung ano, hindi serious. Yung serious wala. Ano ba 'yan? Oh. Gaano kayo kumakain? Nagsasabi pa ako ng totoo. Bakit sinabi mong hindi seryoso? Paano mo nasabi 'yon? Ha? Paano mo nasabing hindi seryoso? Eh kasi ano lang yun eh. Puppy love, parang ganun. High school pa kasi po nun. High school. Paano naging hindi seryoso ang puppy love? Kahit puppy love yun, love pa rin yun. Oh, pero hindi siya serious. Parang ano lang siya. Parang... Sino hindi seryoso? Joke, joke. Siya or ni ikaw? I think ako. Paano mo nasabi yun? You have to provide basis for your wala date. Lang. Ha? Parang sinakyan ko lang yung mga ano ko, classmate. Di ba yung mga uso dati po yung ano, yung mga kantsaw-kantsawan, ganito, ganyan. Ayun. Di ko alam. So, sumakay pero, naman siya. Eh, ayun. Pero 28 ka na, wala ka pang nagiging seryoso? Ano ba yan? Kawawa ka na. Paano ako naging kawawa? Grabe, grabe naman. You're too old to experience, you know, mga ganong... Makakawawa ganong, naman. Milestone sa buhay natin. I call it milestone, eh. Okay lang naman po sa akin kasi busy ako sa work. Ganon. Eh, paano kung... Lalo na pag ano. Eh, ako nga, diba, ang work ko po kasi 9 to 6. 9 to 6 ako sa trabaho. Isang beses lang yung day off. Tapos pag day off mo, maglalaba ka. Nako, Leo. Pahinga mo yun. O di, wala din. Tulog ka din yung araw na yun. Hindi rin ako palalabas ng bahay. Hindi rin ako ma-gadget. Hindi rin ako ma-chat, ma-Facebook, or social media. Wala, taong bahay lang ako sa trabaho. Kung yan ang sinasabi mo, ano pa kaya yung sa akin na I have at least 4 jobs? Tapos nag-aaral ako noon, full-time pa ako na student. Every Saturday, Sunday, nag-aaral ako ng doctorate. Tapos Monday to Friday, meron ako isang full-time na teaching job. Tapos meron akong 2 part-time. Tapos nagpa-part-time na pagtuturo. Tapos isang part-time sa Coca-Cola noong time na yon. So wala talagang panghain. Every day, I woke up. Ang tulog ko lang, mga 4 to 6 hours lang. Yan lang uwi ko sa bahay noon. Pero I still find time.
Diba sabi nga nila, pag gusto may paraan, pag ayaw may dahilan. Just like video, we should always find ways. We should not use those kinds of circumstances to justify why we're not in a relationship, diba? It's not an acceptable way of reasoning because other people have busier schedule than you. Like in my case, I have busier schedule than you, but still find time for those kinds of. Hindi ko po alam, hindi ko ma-explain. Bakit hindi mo ma-explain? Siguro pag may time, bonus na lang 'yon. Sasabihin ko na lang. Bonus na lang 'yon pag meron. Eh pag wala, okay lang. No. Parang ganyan. Inantok tuloy ako. Bakit ganoon po aantukin? Eh ganun talaga, hindi ko alam. Well, I respect your answer, pero I don't buy that kind of answer. You know what I mean? Hindi ko alam. But then again, I respect that. It's just that I don't really understand why you are thinking like that, why your perspective is like that. Pero again, I respect that. I completely understand. I completely respect your reasoning, your opinion. Yun nga lang, inaantok ako. Nakakaantok ba yung ano? Nakakaantok ba yung sagot ko? Hindi yung sagot ko, ikaw mismo. Joke lang. grabe naman. Ayan tuloy. Madilim na. Hindi ko po talaga alam kasi meron naman mga ano, kaso hindi ko maramdaman eh. Ano ba hinahanap mo? Ha? Ano ba hinahanap mo para sa isang seryosong ano? Bri Gonza, good afternoon po. Welcome. Hi, Bri. Uy, nakita kanina, Brian Official. Oh, ano? Like, answer that question. Or gusto mo mag-switch tayo natin, yes, ano, ng turn? Ikaw naman magtatanong. Pero before ako yung sumagot sa mga tanong mo, sagutin mo muna yung mga tanong ko. Oh, I'm back! Oh, akit na siya, Madam Tetsi. Akala ko, alam mo, Madam Tetsi, yung tawag, yung pagkaka-pronounce ko dati ng pangalan mo is Teki. Teki Kerechi. Mga Teki nga yan, Teki. Yun pala, Tetsi. Oh, Leo, you did not answer the question. Ako kasi. Ano ba hinahanap mo? Pakiulit po yung question. Anong hinahanap? Hindi ko ma-explain eh. Kasi siguro hindi ko pa nararamdaman. Not that you cannot explain it. Ayaw mo lang sabihin talaga sa public. Hindi naman. Lahat po sinasabi ko. Kaso, hindi ko talaga ma-explain kasi parang wala naman ako nararamdaman. Oh, yan, tama ako. Teki pala talaga. Wait. Pinalitan lang niya yung Y ng I. I, do. Sige, Leo, go ahead. We are listening to your explanation. Ayun, na-explain ko na po. No, you have to do it again because we were not really paying attention to you, to your answer. So, can you say it again? Sabi ko po, pag mayroon naman ako nararamdaman, siguro kaya kong sabihin, pero ngayon, as in zero eh. Kaya at siguro sabihin nila, man-made na ako. No, eh. Hindi naman kailangan na mayroon ka nararamdaman sa ngayon eh. Hypothetical naman yung tanong eh. Ano bang hinahanap mo? Very hypothetical yan eh. You don't need to have an existing relationship for you to answer that kind of question. It's a hypothetical question. So, what is the answer? Yung hindi man luloko, yun lang. Hindi man luloko. But how would you know someone is manluloko? How would you know that? Eh, di ba kasi, sa panahon ngayon, hindi mo alam kung sino yung tunay at saka hindi eh. Oh, okay. Di ba? Mahirap. Eh, pero yung kaibigan ko, hindi siya manluloko. Leo, yung kaibigan ko, hindi naman siya manluloko. How about him?
Ha? Hindi ko naman nila lahat. Pero malay natin kung sino yung taong magustuhan natin, siya pala yung taong manluloko, 'di ba? Kasi nakikita ko kasi sa mga ano ko, sa mga katrabaho ko, sa mga classmate ko last nung college days namin. Puro silang puro silang naloko. Puro sila pangalawa, 'di ba? Parang ang hirap ng busog niya daw si Madam Tech. Nila, pero alam mo, Kabsat, hindi naman ibig sabihin na naranasan yun ang mga kaibigan mo, ay mararanasan mo rin yan. And assuming mararanasan mo rin yun, what's the problem? Diba? Sometimes kasi kailangan din natin masaktan to become better person, to be with the right person. Kasi minsan kasi kaya tayo nasasaktan kasi we are being prepared to a better person na darating sa buhay natin. Diba? Para pag dumating yung tamang tao sa atin, tayo isang tama na rin tayo para sa kanya. Diba? We are also right for them. Diba? Kasi hindi mo pwedeng nandyan na yung right person, pero tayo, hindi tayo right for them or for him or for her. Diba? Dapat two-way process yan. Dapat the right person is with you. Dapat ikaw din mismo, you are the right person for that person. You get what I'm saying? Yes naman po. Eh pero ano kasi, I guess sa part ko kasi parang sobrang relate siya dyan kasi nararanasan niya yan. Diba, Madam Techi? Or Madam Teki? Teki kasi parang ano, very, very technology expert. Madam Kiray, patapos daw si Elvis mag-reformat ng mga PC. Yeah, pero pwede na rin daw siya open. Baka by tomorrow daw, pa-open na siya. Ayan. Hirap ako magbasa. Pag Tagalog, hirap ako magbasa pag Tagalog. Mag-reformat ng mga PC niya, pero pwede na rin daw siya open. Baka open. By tomorrow daw po, open na siya. Open. So si Elvis, para ano to, techie din siya, techie person. Techie person siya. Ako kasi hindi ako techie person eh. Techie person na lang. Techie. Going back to the question and answer portion. Ito na yung kaibigan ko. Ano, hindi naman siya maluloko. Yan si Kimi. Mm-hmm. I can guarantee yun. Pag nagmahal talaga yan, seryoso yan. Mukha lang siyang malandi, pero actually sa totoo, hindi naman, seryoso yan eh. Talagang seryoso rin yung tao. Uy, tumigil ka. Andyan siya. Narinig pala niya. Nakikinig lang. Kumakamang eksero kayo dyan. Hello, Sir Bri. Kaya pa ba? Fresh pa ba? Sabi pa nga ni Inay Rogination. Si Inay Rogination nasa kaklobang ngayon. Naglalagalag yung bakla. Hi, is your order confirmed? Aha, nagtatanong yung Grab driver. Gwapo yung Grab driver. Sabi niya, "Hi, is your order confirmed?" "Yes, thank you. I will wait for you in my apartment." Hi! My God. Sige, Kimi, i-live mo siya. Grab driver. I-live mo siya, Kimi. Anong i-live? Sa taas. I-live mo siya. Uy, Madam Techi, tapos ka ng kumain. Nakita na dito. I heard he sang a good song. Ah? Nagkita ng bonus ni Madam had a style, and soon I came to see him and listen for a while. There he was, this young boy. I like young boys. A stranger took my eyes, drumming my pain with his finger. One time, singing my love with his words. One time, two times. Singing, killing pala, akala ko singing me softly, killing me softly with his song, killing me softly with his nota, killing my whole life with his nota, killing me softly with his nota. Oh, walang ano dun ha, nota yun ha. Ako, wag kayong ako. Hindi pa kanta ng Dancing Queen.
You are my dancing queen, young and sweet, only 17. O, diba? Hindi yung bagay sa akin, hindi ako 17. 71 ako eh. Diyos ko. Diba? So, okay na kayo. Ikaw lamang. Unang tetsi, na-imbier na lang ako sa'yo. Naghihintay ako sa'yo. Ikaw ang aking pag-ibig. Ang nag-ibig. Yan, in sanctuary. Hello, Prince Arl. Baby, akit kayo. Baby, akit tayo. Akit po kayo. Nandyan po yung hagdan. Wala nang nanaisin pa kung magpakailan man ay kasama ka. Ikaw ay ikaw ang pangarap pala yun, hindi pala yun ikaw lamang. Ikimi yung kumawawala ka, hindi ayaw nga pala, kumawawala ka yung title. Kung mawawala ka, hindi ko makakaya ang harap ko. Ay, hindi yan! At sa habang kailan mo, ikaw ay magkasama. Ikaw lang siya ba? Ano? Binago na yung lyrics kay Ogie noon, bakit na iba? Hello, Life of Sisa, good afternoon. Hello, Life of Sisa, hello, nagkakantahan kami dili kay. Dahil sa kanga di sa kanay, nagkakantahan kami di. Kimi-kimi la ini kay itiya dili LS ni Leo, ang butano ini nga waray man dili naglalapag in mga balay. So kantahan la kita hindi. Kantahan na lang po kay di. Ini ni Ogie Alcasi. At sa habang ikaw ay makasama, ikaw na lang ang sa buhay. Kung Kimi yung ano, dadalhin Kimi. Sir Balsin daw, hello. Sabi ni Life of Pisa. Pakyatin mo si Ram Reyes, pagkakit niya kumanta. Dadalhin by Ram Reyes, yes, sir. Akyat ka po. Hahaha, birit pa more at yung mga dadalhin. Sabi ni Life of Pisa. Kita sa aking palasyo. Hindi na kung isa ang pangarap ko. Nagmula sa iyo, mga ganon. Ang pangarap ko. Ang pangako ay nasa dahil sa kakakain ng nota. I love Jesus. Dahil sa kakakain ng nota. Life of Jesus, natitigil na kita. Ang pangako ay masakit sa kakakain ng nota at sa halang panahon. Ako ay kumakain. Ang taas ang boses. Nakakit at matatapos. Ang ako ang taas. Malaki. Okay, ang tagal kasi ng Grab driver, kaya ayan tuloy. Sandali. Yan, no? Sabi ni Madam Richie. Uy, relate dyan yung mga bakla. Kasi yung panga minsan namin, sumasakit talaga sa kakain ng nota sa totoo lang. Iba naman itong lyrics, sabi Kim. Kaya ayaw ko talang kumain ng nota ng matagal kasi masakit sa panga. Diyos ko. Sabi ko, Diyos ko, ako nagbabayad. Ako pa yung napapagod dito. My goodness. Agoy, Diyos may yung marimar. Iba naman itong lyrics. Kasi nga sabi ni Doktora, pagsimula ka daw sa panga. Anong panga? Panga, ang panga ko ay masakit. Doktora, ba't nag-quiet ka dyan? Basta't kasama kita, Kimi. Madam Tetsi, ako Madam Tetsi, pinaglululoko mo kami dito. Sabi mo kaya naakyat ka. Ako hinihintay kita dito dahil sa iyong strumming my pain with his finger. One time. Madam Tetsi, akit ka naman. Inaabangan ko yung ano mo, yung kanta mo. Madam Tetsi, alam mo yung strumming my pain with his finger? Ano yan? Theme song yan ng mga tupang preso. Charot lang. Strumming my pain with his finger. One time. Ano ba title niyan? Yung finger? Strumming my pain with his finger. One time. Ano ba title niyan? Yung strumming my pain. Strumming my panga with your finger.
ano? Ang title niyan. Killing Me Softly. Diyos ko, hindi mo alam ito. Ay, wala pala, no? Hindi mo alam yung kantang yan, Diyos ko. Killing Me Softly. Strumming mapanga with his nota. One time, one time. Ah! Ay, kay Roberta pala to. Okay, ginawa ko. Yung kumanta rin to kay Minang, ano, diba? That's ano? What friends are for. Oh, gano'n mo, that's what friends are for. Ano tayo dito, graduation? Yung kumanta ng ano, yung kinanta ng ano. Gusto mo kumantahin natin dito yung goodbye to you, my trusted friend. Hindi, Kimi, yung kumanta ng Killing Me Softly. Diba si Roberta din yan? Sino yung, ano pangalan? Roberta. Roberta? Roberta, Jack Roberta? Hindi ko yun alam. Hindi ko alam. Si Madam Tichi may alam yan. Paakyat yun si Madam Tichi. Paano yan makakakyat? Hindi nila lapag yung hati. Madam Tichi, akyat ka na po. Nalapag ko na. Ah, okay. Hindi, nala... nalapag ko na po. Hindi kasi maraming ano ngayon si Madam Tichi. Maraming customer na mga baby boy. Tapos yung kakantahin ni Madam Tichi. Baby boy, stay on my mind. Fulfill my fantasy. I think about you all that time. I see you in my dreams. Baby boy, when the day goes by without my fantasy. Ma. O, ganun. Diba? Madam Tetsi, akyat ka kung hindi kakantahin ko yan. Baby boy, you stay on my mind, fulfill my fantasy. Ay, Madam Tetsi, akyat ka na dito. Kantahin mo muna yung ano, Killing Me Softly. Ay, si Alisa. Kasi may tanong kami sa'yo kung, sa kanta na yan. May tatanong kami. Interview portion to. Madam Tetsi, akyat ka na po. Akyat na po. I paint with its fingers. Anong with its finger? Anong with my life with its words. Anong with it? Anong with it? Killing Me Softly with his song. With his? Hindi with it. With his song. Ano nag-finger? It animal? Ka na. Time ko to. Bahala ka. Ano yung nag-finger animal? Kasi with its finger? With its fingers. With his fingers. Oo. Sige na, Madam Tech. Jacket ka na dito. Kakantahin ko to ng buo. Bahala ka. Wala na sila dyan, tumigil na tayo. Sisirain ko yung kanta na to, sisirain ko to. Kantahin mo na yung ano, kantahin mo na yung... Akyat na po, madam. Life of Sisa, umakyat ka dito. Sige na, chika tayo. Papare-pare tayo mga waray. Si Leo lang yung hindi waray. Pag ano na, chismisin natin, libakin natin sa libakin. Strumming my pain with his fingers. One time, one Sing time. Sing my life with his words. Two time. Feeling... ano? Uy, katama kaya yung kantang yun. Ah, tama ba yun? Oo, mayroon siyang one time. Oo. Wasted ka. Mayroon. Diyos ko, mayroon nga. Ah, sige, Kimi, turuan mo kung paano kantayin yung kanta na yan, ha? Sige, turuan mo ako. Sige, gora na. Strumming my pain with his fingers. Singing my life with his words. Pero sa madam, kumanta na ito, eh. Killing me softly with his song. Killing me softly with his song. Telling my whole life with his words. Ayoko na, pagod ako. Si Leo, ikaw naman kumanta dyan. Buti na lang doktora ka. Kasi at least napapawi siya, no? Sa okay lang yan kasi magaling naman akong sumayaw. Wow! Alam mo yan. Ay. Buksan ang camera. Buksan ang camera at sasayaw yan. Anong camera? Hindi. Anong camera? Si Kenny makapag-testify yan ang magaling. Sandali, sabi ni Leo, camera. Anong camera? Sandi, ano ba yung anong bagay yung camera? Uy, Kemi, okay lang yan. Ano nga eh, very sexy nga ang kanyang accent eh. Ay, joke lang naman. Ito, doktora, seryoso ka naman. Joke lang. Sabi ko, ano ba yung camera? Yung net ko kasi ikot-ikot. Naku, Madam Tetsi, kakantahan kita ng ikot-ikot lang. Ganan. Ano ba yung simula ng ikot-ikot? Yung simula niyan. Tila ko'y nakalutang na sa langit. Ngunit, ay, tala pala yun. Ay, Diyos ko. Tala. Ikot-ikot lang. Tala. Sir, Bert, tawa ka ng tawa. Ha? Tawa ka ng tawa sa amin. Kimi, ito yung umpisa. Heto na naman tayo. Ano ba yan? Parang kailan okay. Lang. Heto na naman tayo. Ano naman ang umpisa na ito? Yung ano? Heto na naman tayo yung umpisa ng ikot-ikot.
Parang kailan yun, lang. Ikot-ikot nga. Ano, yung... Parang kailan lang. Ang hindi. Mga pangarap mo'y kay hirap abutin. Ganun ba? Hindi nga yan ang umpisa ng ikot-ikot. Heto na naman tayo. Heto, ang heto na naman light tayo. Light uptick ay may napitik na kimchi. Ganarn. Uy, makinig ka, Kimi. At lilipas din ako. Kimi, makinig ka. Hindi yan ang lyrics yan. Kasi hindi ko alam kung anong tono ng una. Ito nga, heto na naman tayo. Ayan ang, yan ang umpisa. Heto na, heto na naman tayo. Heto na tayo. Ganun ba? Dubi-dubi-du. Bidu-bidu. Dubi-dubi-du-du-du-du-wa. Yun ba? Ano ba yun? Hindi ko kasi alam paano ba yun. Takatay mo kasi yung una. Ay, maalit ko ba? Anong heto na tayo? Anong... Anong hindi ko na, iwan ko ba? Si Sisa alam niya to eh, si Life of Sisa. Akit ka nga Life of Sisa. O isa ka nga din, Life of Sisa. Kundiri, babara akong tayo ka. Joke lang. Uy, Life of Sisa. Ano naman ang driver? My gosh. Leo, pababa nga ng hagdan kay Life of Sisa. Pababa. masakad ako na yung Life of Sisa. Remix daw ang ginagawa mo, Kimi, sabi ni Life of Sisa. kasi Uday, alam mo, hindi ko talaga familiar yung simulang tono ng ikot-ikot lang. Oh, Kimi, ito na lang. Life of Sisa, akit na po. Kimi, akit na po. Old Lang Sign. Ano ba tawag doon? Old Lang Sign. Should all the acquaintance be forgotten and never brought to mind. Wag yan, Diyos ko. Parang may ano dito, ano, may JS, ganon. May JS dito. Kimi, ano na lang, basta't kasama kita kay Ogi. Ogi, wag mo mga ganyang kanta. Ayan. Gusto ko yung, ano, gusto ko yung, ay, ayan, sa ayan, si Life of Sisa. Hello. Ay, shout out. Ayan pala yung tunay mong pangalan. Hello. How shall we, alam mo, napaka-social yung pangalang, ano yan, Naomi, Noemi, kasi merong Naomi, parang pang maya, Naomi. Naomi yan, Naomi. Or parang know you. Kimi, parang not me, parang Naomi, Naomi. Naomi, not me, Naomi. Not me, no but me. Not me, but you. Kanyang ano ba talaga? Naomi. Ayan. Hello, Madam Elizabeth. Ayan. Uy, magbigay-pugay kayo. Ano? Hello po. Magbigay-pugay kayo sa Queen of Hello. England. Magbigay-pugay tayo. Magbigay-pugay tayo. Ay, sa England po kayo. Para sa reyna ng England. Si Queen Elizabeth Maher. Tayo. Oh, yan na yung kakanta ng kilig mo sa akin. Ayan, nandito na. Ayan na, kakanta na po. Introduce mo na yung kakanta na ito. Sandali. I-introduce natin muna. Ayan. Ladies and gentlemen, it's our honor to be visited by the one and only Queen of England, Elizabeth Maher Vlog. Ladies and gentlemen, let's give her a round of applause. Hello. Ayan na yung... Kikwento ng kakanta ng kilig mo sa clip. Hello po. Welcome po. The queen of all ninjas. Hello po. Queen of all ninjas. Elizabeth. Naririnig ka namin, yes, madam. Po. Yes po, naririnig ka po namin. Naririnig ka po. Loud and clear. Yes po, naririnig ka po namin. Kakanta ng kakanta. Ayan, kanta na po. Kanta na. Ako kakanta. Si Madam Elizabeth or si Madam Techi? Ah, sige, si Madam. Sino po? Sino pong kakanta? Si Madam. Madam Elizabeth, ano pong kakantahin natin? Kukuhanin ko lang yung aking order. Gawara lang. Madam Elizabeth. Sino kakanta, Kimi? Hello. Sige po, yes, kayo po. Madam Elizabeth ang kumanta. Oh, sige, ano, kantahin niyo yung ano, yung kanta ng ano, yung Titanic ba yun? My heart will go on. Kayo po yung kakanta nun. Kayo po yung kakanta nun. Ako? Oo. Hindi ako marunong kumanta eh. Ah, sige po ma'am, mamaya po kayo. Si Madam Techi po muna yung kakanta ngayon. Madam Techi, are you ready? Madam Techi, ready na po kayo? Kanta na po. Hala, bababa na ako. Pag umakit pala, kakanta? Opo, pag aakit po. Sige na, pumanta na kayo. Huwag ka na kayo ma-arting, ha? Pumanta na kayo ng... Pag nakakit po. Okay po ba yung audio ko? Okay.
Ayan na, si Madam Tetsi. Okay po, okay, okay. Madam Tetsi here na, Madam Tetsi. Ayan, ladies and gentlemen, let us all welcome. Hello. The queen of all ninjas, Miss Tetsi Kirai. A round of applause. Ayan, okay na po, okay po yung audio. Sige, mag-mute muna kami ha, to give way kay Madam Tetsi. Wait lang. O, para malinaw yung ano, yung audio. O, mag-mute muna tayo, Leo. Ano bang ibang kantahit? Madam Elizabeth, mute po muna tayo. Kanta si Madam Tetsi ng Killing Me Softly. Kaya anong kanta basta galing sa iyo, Gora Madam. Sige, try ko po ah. Hello. Pasensya na kung papatulugin na muna ang pusong napagod. Kakahintay, kaya sana titirang segundong kayakap ka. Maaari bang magunwaring akin ka pa? Mangangarap hanggang sa pagbalik. Mangangarap pa rin kahit masakit. Baka sakaling makita kitang muli, pagsikat ng araw, paglipas ng gabi, kung di pipilitin ang di pa para sa akin. Baka sakaling maibalik, malaya ka na. Isusuko ng sandata, aatras na sa laban. Hindi dahil naduduwag, kundi dahil mahal kita. Mahirap ng labanan, mga espada ng orasan. Kung pipilitin pa, lalo lang masasaktan. Mangangarap hanggang sa pagbalik. Mangangarap pa rin kahit masakit. Baka sakaling makita kitang muli, pagsikat ng araw, paglipas ng gabi, kung di pipilitin ang di pa para sa akin. Baka sakaling maibalik, malaya ka na, malaya. Hindi na, guys.
So ayan, ayan, hello po. Yan ang galing, ang galing. Putol-putol ba? Hina kasi ng net. Hindi po. Continuous lang po siya. Continuous po. Ah, sige po din. Module lang naman po, di po ba? Pero ano po yung scope niyan? Plan lang or kasama po yung implementation? Asa na? Nawala sila. Asa sila? Hello, hello! Balik na po kayo. Ay, sandali po. Tapos na po. Ay, din ako sila. Meron lang ako ano. Mag-mute lang po ako, ano, Leo. Mag-mute lang ako. Din, sige po. Sige po. Yung details lang po kung ano, anong scope po nun. Sige po, pakinggan. Ayan, mababapos si Life of Sisa. Isa pa daw po, Madam Tichi. Isa pa daw. Papa. Secret love song. Ano yan? Secret love song? Secret love song po. Apo. Ano ba yan? Try ka nga. So ayan po, secret love song po yung next song po natin. Yung may mga request po dyan, mag-request na po tayo kay Madam Tichi. Yung may mga request, mag-request lang po tayo sa ating singer. Lagot, lagot. Try ko yung ano, asik. Hindi ko to masyadong ano eh. Bakit ka po? Try ko ano, yung secret love song. Ay, Leo, sorry. Pa. May tumawag lang kasi sa akin. Nagpapagawa ng visibility. Ah, okay. Ano nangyari? Ay, andyan pa si Madam Tetsu. Uy na, ganda ng kanta mo ha. Pero Madam, gusto ko yung Killing Me Softly. Kasi parang... Killing Me Softly daw po. Kasi pag kinakanta mo yan, oo. Parang iba yung huugot ba? Parang ramdam na ramdam mo talaga. Mas ramdam mo siya kaysa yung kinanta mo na muna. Sige na Madam, yung Killing Me Softly. Kasi favorite ko rin yan eh. Sige po, sige po. Yung swamping, ano ba yun? Swamping my feet? Ano ba yun? Swimming my feet. Strumming. Dito. Ano nga ba ang feet? Ay, strumming pala. Akala ko swamping my feet. Strumming my pain with his fingers. Yun pala yun. Sige po, try ko po ulit kantahin. Sana may tawid. Sige, pero bago po nyo pong kantahin, may mga interview questions po muna kami. Ay! Sige po. Bakit kasi kanina ni Kimi, may pinagdadaanan daw kayo? Saan? Hindi updated na si Madam Kimi. Ha? Yung parang inaantay nyo kayo, pero inaantay nyo, meron ng iba. My God! Opo, yung sabi ni Kimi po. Kinichismis ka po niya kanina pa po. So ano po ba yung totoo? Pwede niyo po ipaliwanag dito sa hukumang ito kung ano po talaga ang totoo na kwento ng iyong buhay, pag-ibig. Next ano daw, next topic daw. Next topic. Sige po, para kanino po itong Killing Me Softly, nakakantahin niyo po? Kasi madami may pinag-amot na. Asan na sila? Nawala. Yung dalawa, ba't nawala? Kakanta na po, Kimi, si Madam Tetsi po, kakanta na po siya ng Killing Me Softly. Pero sabi ko, correct. Bago niya kantahin yun, tinatanong ko kung para kanino po yung Killing Me Softly. Pero bet na bet ko talaga yung baka sakaling
Talagang may hugot talaga. Magkita. Anak ko, madam, sabi mo hindi ka na naghihintay. Bakit ganun yung kinanta mo? Hindi ko maintindihan. Nalilito ako sa'yo. Ano ba yung kulay? Iba ba yung kulay? Nalilito na po lang. Ano yan, Leo? Why are you changing the color? Kulay na yan. Gusto ko yung dilaw. Gusto ko yung dilaw. Kasi dilaw anak ko. Charot. Green sa akin, Leo. Green. Hindi pwedeng iba-iba, isa lang. Uy, kain tayo, kain. Dilaw. Ouch. Sige, madam. Hukum na ako eh. Madam Techi, para sa inyo po yung kiling ni Safli, Madam Techi. Madam, hindi ka nakikilan niya yung tora kapag hindi ko kantahin yan. Wala naman po. Kinakanta ko lang. Kantahin niya na lang po yung kiling ni Safli. Sige na po. Sige po. Habang kumakain si Madam Kemi. Oh, Madam Kemi, pa-introduce naman. Huwag umag po kay Madam Techi. Kanta yan sa'yo. Ha? Kimi, pa-introduce sa kantahin na po ni Madam Ted yung kinilisa. Leo, mag-mute na tayo. Mute na tayo. Kakanta na si Madam Ted, si Leo. Mag-mute na tayo. Go. Game. Thank you, Madam. Hello. Pinagbigyan mo kami, Madam. Thank you. Sige po, sige. Wait lang po ha, wait. Strumming my pain with his fingers, singing my life with his words, healing me softly with his song, healing me softly with his song, telling my whole life with his words, healing me softly with his song. I heard he sang a good song. I heard he had a style. And so I came to see him, to listen for a while. And then he was this young boy, a stranger to my eyes, strumming my pain with his fingers, singing my life with his words, killing me softly with his song, killing me softly with his song, telling my whole life with his words, killing me softly with his song. I felt a flash with fever, embarrassed by the crowd. I felt he'd found my letters and read each one aloud. Afraid that he would finish, but he just kept right on, strumming my pain with his fingers, singing my life with his words, healing me softly with his song, healing me softly with his song, telling my whole life with his words, killing me softly with his song. Ayun po. Yay! Perfect!
madam, yung last natin. Alam mo, ano? Madam Teche, ramdam-ramdam ko yung emosyon mo kahit di kita nakikita. Hindi, madam Teche, kasi. Kanino niyo po kinakanta? Pag kinakanta niyo po yan, sinong naalala niyo? Wala. Yung pinapatay niya. Pero ano, Madam Teche, ano, kung mayroon kayong kanta para dun ano sa po? Inaantay niyo, ano pong kanta yon? Yung dun sa taong inaantay niyo, ano pong kanta Madam yon? Army. Madam Army, akit ka dito. Ay, ano po yun? Ano yun? Yung Angels Brought Me Here. Ay, sige po, pakikanta po yan. Maganda po yan. Madam, gusto ko rin yung Angels ano? Brought Me Here. Gusto rin yan, Madam eh. Kasi do it na lang ako, kayo, Madam Reggie. Do it na lang kayo ni Kemi. Kemi, Kemi. Kaya mo yung Kemi. Versatile ka eh. Ang Angels. Bomba yung pagkata ni Madam, ano? Ni Madam Reggie habang makain ako. Mas bonggang buhay yung kain ko dito ng manok. Alam, brought me here. Alam mo yung kanta mo, Madam? May naalala ako dyan. Alam. Sa Killing Me Softly. Yung gusto ko talaga. Sa Angel? Opo. Yung ex ko po na gusto kong patayin. Ano po naalala nyo? Yung ex ko po. Yung ex. Ay, FFTC, bakit na bumaba? Bakit ka ulit dito para ma-interview ka? Sige na. Ayun, lumakasungulan. Madam Armin. Lumakasungulan dito. Mm-hmm. Para nagalit ata sa ano ko. Hindi nahiya, nahiya kasi sa mga nahiya. Hindi pa yung kay Guy Sebastian ba to? Apo. Hindi. Ah, oh, kay Guy Sebastian oo, yung ano yung Angels Brought Me Here. Lakas ng ulan ko sa pagkanta ko ata. Oh, sino pong naalala niyo sa kanta na yan na Angels Brought Me Here? Secret daw. Oo, oh, yung nagbigay ng ano. Nagbigay sa iyo ng tunay na pagmamahal. Ah, yung sabi niyo yung gustong-gusto niyo talaga pero pinaglaban niyo dahil mahal mo siya. Pero during that time, may girlfriend siya, tama ba? Pero nagano ka, umamin ka sa kanya na may gusto ka. Interview ka na ako na interview. Tama po ba ako? Kala ko katahan lang to. Di ba parang TNT? Di ba sa TNT meron interview ganon? Oo. Bago mag-start kumanta. Pero Madam Teche, kumusta naman po yung status ng Madam Teche, kumusta naman po yung status ng puso niyo ngayon? Masaya na ako. Ah, wow, good. Mm, parang ano yan? Madam Teche, Madam Teche, buti ka pa. Kami hindi po. Madam Kimi, hindi updated pa. Hindi pa siya updated. Hindi ka updated sa status niya. Yan. Masaya na siya kasi ano. Yung inaantay. Akala ko lang yung talaga. Ano pa si Madam? Hindi pa nakamove na pala siya. Hindi. Yung inaantay niya, dati may girlfriend na. Sila na ngayon for many years na. Ah! Okay tama na ba? Madam Teche, tama ba ako? Ah, yun yung sinasabi ni Madam Teche na may hawak ng account niya. Ay, hindi ko alam yan. Basta alam ko, mayroon isang tao noon, pero that time may girlfriend pa. Pero inantay niya talaga. At eventually, sila na nagkatuluyan. Tama ba, Madam? Maganda. Pero sana diba? Pero sana naman, hindi yung natawa. Hindi yung natawa, Madam. Hindi pa, hindi po. Mas updated ako sa inyo. Mas updated ako. Importante, hindi asawa, hindi committed, no? Life of season, wala mo ba? Okay. Ano lang, wala jowa, lang jowa lang. Hmm. Jowa lang. Hmm. Pero Madam, matagal na kayo? Apo. Taon na. Years na sila. Wala, anong plano? Walang plano. Walang plano. Kasi bakit? Madam, hindi, Kimi. Yung lalaki lang yung... Kimi, syempre inaantay lang yung lalaki. Syempre hindi naman babae mag-propose or mag-ano. Oh, hindi pa kayo. Wow. Sila na, pero hindi pa sila kasal. Kaya nga. Pero what I mean, okay, may walang plano kayong dalawa. Hindi ka nag-usap tungkol sa bagay na yan. Tapos, ano pa, isa pa.
Parang hindi kayo nagdidig. Bakit hindi ka madam? Yung partner niya po. Never ka nagsabi na sadali ha, busy ako, may kadate ako. Alis. Hindi ka nga dito sumusuport sa mga Alice eh. Naku madam, minsan katabi ko. Aray. Alala mo nag-brown out? Katabi ngayon, yun ang nag-brown out? Kaya pala nag-brown out. Kapag nag-brown out pala, pinapatay pala ng jowa mo yung kunin. Normally, pag nag-brown out sa kanila, kasunod nun, mayroong earthquake. Ay, kaya pala pumuputok ang bulkang Taal minsan. Excuse me, yung marimar ko. Sinabi mo ba? Yan talaga yung dahilan kung bakit pumuputok ang bulkan sa Taal. Alam mo, kakanta lang ako dito. Sige po. Ready na po yung kanta niya na Angels Brought Me Here. Pero huwag kang maingay kasi baka nasa tabi niya ngayon yung jowa niya. Okay lang yan. Wala naman tayong sinasabing hindi ano, hindi totoo. Ah, sige po. Ready na po yung Angels Brought Me Here. Oh yan, kanta na. Mapili. Madam, nakaswerte mo talaga. Kasi, napakaswerte mo. Kasi minsan lang yan mangyari. Yung ganyan, yung naghintay ka sa taong mahal mo, tapos naghiwalay sila ng jowa nila, tapos magiging kayo. Minsan lang yan mangyari. Kasi sabi nga ni Madam Techi, kung mahal niya, ipaglalaban niya talaga. She's willing to risk everything. Willing siya mag-risk lahat. Sabi ni Life of Sisa, sana all masaya ang puso. Bakit Life of Sisa? Umakyat ka ulit dito. Bakit? Ano yung pinagdadaanan mo? Wait, ako, Kemi. Ano, Madam Techi? Invited ko pala kayo, Madam Techi, Kemi. Sa ano? Engagement ko. Engagement. Tsura mo. Engagement? Oo, engagement kami ni ano, kami ni, yan, yung ano, yung may-ari ng LS. Si Leo, ha? Si Leo. Leo, engage ka na pala. Kami na, kami dalawa. O, sabihin mo na. O, sabihin mo na. Maawa ka naman. Life of Sisa, tawa ng tawa. Maawa ka naman sa kanya. Life of Sisa, akit ka na Life of Sisa. Broken hearted. Madam Techi, may tanong dito. Broken hearted ka daw po ba? Sabi ni Life of Sisa. Hindi po. Hindi po siya. Kanina pa yung masaya niya po siya. Happy po siya sa ano niya, kinakasama niya ngayon. Mm. Madam Techi, ilang taon na ba siya? 30. Ano ay, 30. Ha? Age ko ba ka age? 28? 29 pa, 29. Ayun, malapit lang pala ako sa 30 eh. 30 ang sabi ko. Ay, naku, fresh from the farm pa yan. Bunga-bunga. Naku, bunga pa yan ang performance. 29 pa lang. Ano pa yan? Very active pa yan, Kimi. Siguro, gabi-gabi yan siguro. Active pa pa ganyan. Gabi-gabi siguro yan. Nakaloka. Mas kumakanta sila ng ano? Kumakanta sila ng... Hindi. Kimi, hindi yan. Ang kanta nila One More Time. Ano kay, more time kay Britney Spears? Hit me, baby, one more time. Ayan, perfect. Loneliness. One more time. kasi hinihit si Madam Techi. Hit me, baby, one more time. Ganun. Alam mo yung ano, hit, ano ba yun? One More Chance pala. Alam mo yung kantang One More Chance? Ayan, hiram. Sino yan? Ram Reyes. Ram Reyes. Ram Reyes, baby! Tawa ng tawa siya, no? Sino? Pagpupunta siya ni Madam Techi sa bedroom, sasabihin ni Madam Techi, pagkatapos ng unang beses, sabihin ni Madam Techi, hit me, baby, one more time. The loneliness is killing me and I. Ganun. Tapos sabihin niya, my loneliness is killing me. Anong Kelling? Anong Kelling? Ayan, tawag na. Sige na, Madam Techi, yung ano na, yung Angels Brought Me Here. Gusto ko rin yun. Gagawin na yan, tapos na yan. Yung iba na yun. Sige, sila na naman. Si Life of Sisa naman kakanta. Life Sisa, kumanta ka naman. Sisa, balik ka rito. Kakantahin naman ngayon ni Madam Techi ang pambansang awit. Charot. Uy, ano, Madam Techi, alam mo yung kantang Basta't Kasama Magkita? Adi, mga emotional na mga kantawag yan. Kumakain ako. Baka maiyak ako.
Kay ano? Ay, galing ba? Dito lang ako. Ano yan? Dito lang po. Kasi madam, si doktora, ano talaga yan? Makalumang, makaluma siya. Mga kanta, mga bet niya. Hindi nga yan. Alam madam yung kanta. Ang favorite niya, ano? Dokarani. Yung alam yung Just Once. Okay. Oh, saka yung ano, yung kantang I Don't Have a Heart by James Ingram din. Ay, naku, no, ewan ko siya eh. Paano yun? Paano yun? Paano yun? I don't have a heart nga kay James Ingram din yun. At paano nga? Hindi ko nga alam. Hindi ako parang kumanta eh. Hindi ko talaga alam. Ano? I don't have a heart. Paano yun? I don't have a heart. I don't have a heart. Ganun. I don't have a heart. I-image mo na sa i-image naman. Parang ganun. No, na I don't have a heart to help to hurt you. Kimmy, search mo na lang dyan. Bumaba ka talaga, hindi ka na paalam ka. Pero Madam Chichi, ano talaga yung Simpsons yung maghawa? Yun nga po, Madam. Yung Angel. Yung Angel from here? Or Killing Me Softly? Angel po, Angel. Ayun naman pala, eh, Kimmy. Yan pala ang theme song nila. Hindi, pakanta natin. Sige na, Madam. Pakanta naman ng ano, Angels Brought Me Here. Kasi maraming beses na kinanta niya ni Madam. Madam, bakit mo siya tinuturing na Angel? Siya talagang Angel mo sa buhay mo? Oo oh, naman. wow. Paano nagbago yung buhay mo nung dumating siya? Eh mo, paano ba? Mura ka mag-explain? Kaya nabago yung sa buhay niya. Nabago yung buhay niya kasi nung una, wala siyang kasama sa kama. Ngayon, meron na. Pero ka talaga, doktora. Charot lang, madam. Hindi, seryoso kayo tulong na yun. Seryoso nga yun. Sige, madam, go. Sige, ano yung mga pagbabago sa buhay mo nung dumating yung partner mo? Marami po. Marami. Katulad ng ano po, magbanggit po kayo ng at least 3. At least, nagbibilang pa. Ako, doktora, kung tatanungin mo ako, ano ba yung mga nagbago nung dumating siya? Ako, number one, una, mas lumaki yung gasto ko. Number two, marami akong pinakain. Number three, niloko lang ako, di ba? Ano ba yan? Kasi ba, deserve mo naman yun. Deserve mo naman yun, friend. Nilokohin ako? Oo, kasi maluloko ka din. Remember kung anong ginawa mo kay Mark? Natatawag-tawag pa yun si Mark. Iyak-iyak sa akin. Oy, wala akong ginagawang ganun. Anong wala? Yung sabi mo kay Mark, mabalikan mo sa Tacloban kasi hindi mo na binalikan. Sabi mo nag-asawa naman siya, nag-asawa. Hindi ko naman yung kasawa. Prior pa sa pag-aasawa niya. Saka lang naman siya nag-asawa dahil sa iyo kasi alam mo na, ha? Na-imagine ko nga sa kanya si Leo, parang ganun siya. Di ba? Parang pareho sila ng personality, no? Ganyan din na itsura. Ayun ka nga sa doctor, bro. Pero by comment lang. Madam, alam mo yung kantang, ano, Changes in My Life. I was not so happy being lonely, living without you. So I prayed so hard. Iwan ko lang. Kasi baka iba lang pagkakanta ko. Sinisira ko kasi yung mga kanta eh. Favorite ko yan. Kay Mark Sherman ba? Kay Mark. In the sky. Ayan! Kimmy, kanta yung mga kanta. Tapusin mo, Kimmy. Katapusin mo. Many changes in my life. Puberty, adulthood, adolescence, ganon. Ito yung mga changes in my life. Gusto ko yung umpisa. Ay, umpisa. I was not so happy being lonely. And I'll never forget your love. You and I, we were meant to be. Sweet as rain falling from the sky. Yung parang ganon. Si Kimmy, tapusin mo. Mga pang 1960s. Tapusin mo na. Sige na. Hindi ko na memorize. Si Madam, baka alam niya. O tanongin natin yung host. Kasi actually, napapagod tayo ditong tatlo. Mas lalo lang yung hosting na niya. Nakaupo lang siya, tas ganyan-ganyan lang. Tapos tayo dito nag-e-effort. Tawa yung host. Ano? Wag na lang. Anong wag na lang? Favorite ko pa man din yun. Kantahin na daw. Bet ko yung ano. Bet ko yung ano, kung ako na lang sana. Kasi ay, diba, yan, maraming mga tao,
Maraming mga tao yung gusto natin, pero hindi naman tayo ginusto. Sana lang. Katulad sa akin, ang dami kong gustong lalaki, hindi naman ako gusto. Isa lang naman yung gusto nila sa akin, yung aking pagkababae. Walang iba. Pag nakuha na nila yung aking pagkababae, iniiwan na nila ako. Kaya problema sa iyo. Ha? Baka kasi may problema din sa'yo kasi salawahin ka. Kasi look at Mark. Si Mark, very seryoso yun sa'yo. Talagang ikaw okay. Yung ano. Tumigil ka. Anong tumigil ka? Kasi yung ba yung Mark po yung ano? Yung nasa madami yung iniwan ko. Yung iniwan ko kung pumunta ko ng Thailand. Oo. Tandaan yung kwento mo, madam. Pinakakuan ko siya na papasunin ko siya dito. Pero hindi nakapaghintay sa akin. Naghanap ng iba. O hindi, kaya, nag-antay yun. At tagal na yun bago nag-asawa. Ilang beses kayo umiiyak, tumatawag pa. So ano ba yung gusto mong mangyari? Balikan ko siya, agawin ko siya sa asawa niya, tapos paiyakin ko sa asawa niya kahit may anak na sila. O may anak na sila, babae nung isang ano ha? Pakinig ka. Gusto ko lang iparealize sa'yo. Gusto ko lang iparealize sa'yo. Kaya siguro wala nang umaano sa'yo na seryoso kasi meron kang hindi niloko noon. Anong walang umaano? Grabe ka walang umaano. Tawa-tawa si Sir Bry. Sir Bry. Walang umaano. Daming umaano. Parang yung gusto niya gawin. Bumalik ko sa lintay. Tapos kawin ko sa asawa. At ako sirain ko sa amin. Anong maraming umaano? Anong umaano? Anong maraming umaano? Bawal kasi sabihin dito. Baka maglaglag tayo. Ay wala yan, Diyos ko hindi na naintindihan ni Lolo. Anong walang umaalam mo, Day? Maraming umaano sa akin, Diyos ko. Kagabi nga ang daming gustong umaano sa akin. Pero ano, walang nagsisagot talaga. Kasi nga, nakikita nila na marami ang gustong sumundot sa akin dito. Diyos ko, ayaw ko lang. That's not the point. My point ano? Is, wala nang seryoso sa akin. Kasi nga, hindi ka seryoso. Ito na yung kanta para sa aming dalawa. Sige nga na yan. Remember the boy, but I don't remember the feeling. I remember the boy. Diba? Ganon. Bet ko yung mga kantang ganon. I remember the boy, but I don't remember the feeling. Ini, alam mo ba? Yan lang kaya yung tao na kita ko na or nakilala ko na nagseryoso talaga sa'yo, na sobrang seryoso talaga. Uy, tumigil ka. Walang ibang nakikita ko na ikaw. Sino? Tumigil ka, si Gilbert, naalala mo, 4 na taon kami. Ikaw talaga, seryoso na magkakasawa sa akin. Si Gilbert, diba? Si Gilbert talaga. Oh. Yun yung pinakamatagal. Alam mo sino problema? Sabi ni Ana. Alam mo sino problema? Kinilita ko dyan, Ate Kimi, sana all may hinihintay. Sana all hinihintay. Kasi ako life MC sa talaga, umasa talaga ako nun. Actually, hindi ko na talaga siya gustong pumunta dito sa Thailand kasi ugali. Maikli yung pasensya, tapos masyadong kapag nag-aaway, ayaw magsalita. Kahit patayin, hindi magsalita talaga. Parang sila yung yun, pati yung parang ganun, parang yung personality, hindi nagsasalita. Yung parang tumitingin-tingin lang, tapos, uy, pero Leo, Diyos ko, ang kinis-kinis ng kutis yun, Diyos me, yung Marimar. Cute pa kasi bata pa eh. Pero ewan ko ba, ba't gustong-gusto ko ng mga bata? Tsaka si Gilbert din, ano nangyari doon, di ba si Gilbert? Ay, si Gilbert kasi, hindi na kami kasi naging okay kasi nga naging possessive na siya. O diba tingnan mo, ang ganda-ganda ko, diba possessive yung jowa sa akin? Possessive yung jowa, diba ang ganda, diba ang haba ng buhok, naapakan yun na eh. Ganar. Tapos gusto niya kasi mag-ano kami, gusto niya mag-live-in kami. Sabi ko, Diyos ko, hindi ko pwede makipag-live-in dito, hindi ko makakahanap ng iba. Kasi habang wala, halimbawa pag nasa bahay, isa lang kami ng bahay, paano ko makakahanap dito ng ibang ano, ibang omang, diba? Ako, yun nga yung problema sa'yo kasi paano magsiseryoso ang tao sa'yo kung ikaw ay hindi din seryoso. Kaya nga sabi ko, buti na lang naging bakla ako kasi kung naging tunay akong lalaki tapos makapag-asawa ko ng babae, edi wala na yung jowa ko, kawawa na. Kasi maghahanap-hanap lang ako ng iba anytime na gustuhin ko, edi bumuto na lang na Becky ako. Diba? Hindi naman porket Becky ka, hindi ka na magsiseryoso eh. Diba? Magsiseryoso naman ako, ilang taon. Baka madam, hindi pa, Madam Kimi, baka hindi ka pa ulit, ano, yung na-in love. Kaya nga, yan, hindi, alam mo, Kimi, makinig ka. Ano? Kimi, yan din ang problema ni Leo kung magsiseryoso ka ba daw talaga sa kanya or hindi. Kasi nung kinausap na ako ni Leo, sabi niya, Dok, ano, paano ba, si Kimi ba seryoso ba yun sa akin or hindi? Bago daw niya, ibigay yung puso niya sa ako.
tinatanong niya kung seryoso. Oo, kasi natatakot si Leo, baka siya masaktan. Nakatotoo na lang tayo dito. Alam mo, wala akong ibang habol kay Leo, kundi isang gabi lang. Pagkatapos, wala, natapos na. Diyos ay, huwag naman. Hindi naman siya. Huwag naman. Huwag naman ganyan. Kasi hindi naman siya pang one night stand, Kimi. Ano ka ba? Kung halimbawa makakapagbigay ka ng kaligayahan sa tao, bigay mo. Halimbawa nga ako pag mo ay kumakalabit sa akin. Sa tingin mo ano sa? Sa tingin mo pang way. Sa tingin mo pang kaya kasi ang problema sa iyo, Kimi. Bigay pala si Madam Kimi. Sa tingin mo kasi sa lahat ng tao pang way pang ko. Kumikita ka kini ka. Sandali na. Makinig ka muna. Dali. Makinig. Dali Stora. Makinig ka muna tayo. Bakit tayo ginawa? Para mabigyan ng tao para. Madam, ganyan kami sa lawa. Ganyan kami. Kaya nga. Kimi, makinig ka. Yan ang problema sa'yo. Kasi tingin mo sa'yo. Kimi, makinig ka. Yan ang problema sa'yo. Kaya, kasi ang tingin mo sa lahat ng lalaki, puro mga one-night stand lang. Kaya, tingin mo ang resulta sa'yo. Kaya walang seryoso sa'yo. At baka matutuo lang ako. Kasi, ano yun naman talaga kasi yung nararamdaman ko. Hindi naman ako nai-in love kasi. Paano naman ako nai-in love? Okay, makinig ka. I understand your point. Sinasabi mo, ang parati mong argument, ang parati mong argument is, nagpapakatotoo lang ako. Pero Kimi, paano naman yung isang party na seryoso sa'yo, pero ikaw ay hindi ka magsiseryoso pala. Tingin mo lang sa taong yun ay pang one night stand lang. Sasaktan mo lang yung tao. Eh kasi parang ewan ko ba? Parang hindi naman. Parang hindi naman? Parang hindi naman? Hindi mo kasi nakikita yung sarili mo. Kami ang nakakakita sa'yo, hindi mo nakikita yung sarili mo. Kami yung salamin mo. Bami pala yan. Star of heart. At Kimi, kasi kami nakakakilala sa'yo. Misa kasi hindi, kasi hindi nga, mo nakikita. Kasi nga, yung totoo. Nakikita mo ba yung likod mo, Kimi? Sige nga, nakikita mo ba yung likod mo, yung batok mo? Di ba hindi? Kami nakikita namin. May salamin. Salamin. Di rin. Hindi may salamin, salamin sa likod. Nakikita ko siya. Yung hindi mo nakikita, nakikita namin yun. So, sinasabi namin ano sa'yo. Ano para, may ano ka, may sixth sense ka? Nakikita mo yung hindi mo, hindi ko nakikita? Ay, hindi lang. Six, seven pa. Talaga? Hindi, ano, nagpapakatotoo lang talaga ako. Hindi, sa ngayon, hindi talaga ako na-in love na. Wala na magkagustuhan man ako sa isang lalaki, parang ngayon lang, after nun, wala na. Wala kasi na sabi problema. Ko, walang problema sa pagkakatotoo, pagpapakatotoo. Pero until when na, ano, hindi ka magsisulo. So, until when na ang tingin mo sa tao ay pang one night stand lang. Oh. Until when na magiging ganyan ang perspective mo sa pagdating sa love. Until 35 when? Na ako. 35 na ako. Parang hindi na ako kailangan. 40 ka na. Magpo-40 ka na. Hindi ka lang 35. Oy, alam ko edad mo. Wow, tumigil ka. Mas matanda ka sa akin ng isang buwan. 1985 ka, no? Uy, pumisit ka pares. 35. Pumisit ka pares tayo February. Pares tayo February, no? Ano wang ka? Madam, this is ano yan? Ilang days pa lang yan nag-birthday? Kasi leap year yan. 29. Ang bata pa pala niya. February ka rin kaya, Kimi. February ka kaya. Alam ko, Feb ako. Baba na si Leo. Sinabing isang buwan lang. February 19 ka. Ilang araw lang ako. Nauna ka lang ng ilang araw sa akin. Ano? Ano hang ka? Joke ka? Magta-36 ka na pa. Yun yung totoo, Madam Techi. Ano talaga? Ako, I'm just being true talaga. Hindi ka pa ulit siguro kasi nai-in love. Kaya ganyan. Madam, tinry ko naman. Actually, last year, meron ako nakausap ulit. Tapos gustong-gusto pumunta dito sa Thailand. Tapos, ano, bata rin. Mga, ewan ko, 21 pa lang. Nakatakaw ba din? Tapos education graduate. Tapos okay, usapan namin. Okay. Tapos nung tumagal, siguro mga after 2 weeks, ayoko nang mag-chat. Sabi ko, okay, nakakapagod man makipag-chat. Kakapagod magpapaalam. Kakapagod na ikipag-usap. Ikipag-video ko lagi. Nakakapagod man. Kimi, may tanong ako. Hindi ka kasi ready. Kimi, may tanong ako. Anong tingin mo kay Leo sa host? No. Uy, ready naman ako.
ganito. Yung hinihintay ko na lang is yung magiging forever ko. That's all. Wala kaya, nang iba. Kung hindi man kayo magiging forever, basta lang na. Ayoko na talaga. Ano? Anong tingin mo kay Leo, Kimi? Anong tingin mo kay Leo? Bakit? Ayaw tingin ko sa kanya. Ano lang naman? Parang ano? Parang bata. Hindi. Ano nga siya? Pang forever or what? Pwede siyang pang forever. Pero, ayaw ko naman. Ayaw ko naman. Anong basis ng pwede? Ano yung pinaghugutan ng pwede? Isang gabi. Pwede. Feeling ko ano talaga siya. Feeling kasi kung ganyan ang perspective mo, akin na lang yun. Eh, sige, sa'yo na lang. Eh, sa'yo na lahat. Pati yung may mga asawa, sa'yo na lahat. Wait, visit ka, no? Wait, Kimi. Kinisiran, dalawa lang yun, no? Dalawa lang yun. Mas marami kayang hindi. Yes. Dalawa lang yun. Kimi kayo. Pero yun nga lang, Leo, pag na-touch ka sa kanya, naku, wag kang umasa. Kasi yung mangyayari dyan, iiwan ka rin yan. Kasi yung kaibigan ko nung college, na naging sila, just imagine ka, nagkaroon sila ng engagement ring, isinangla. Uy, sandali. Sino nakaisip ng sandla? Uy, Kimi, visit ka. Wala akong idea noon. Makinig ka. Pustoy. Sino idea noon? Visit ka. Uy, sandali. Yung ay, nakaka-relate daw siya, no? Si Life of Season. Uy, linusin mo yung pangalan ko, Kimi. Si kaninong... Kimi, kaninong idea yung pagsanla? Kanino? Kimi? Wala kasi sa akin, suggestion ko lang naman yun. Eh, ikaw naman yung may-ari ng sing-sing, ba't nag-book ka? O sabi ko, sige, basta anuhin mo na lang, anuhin mo, tubusin mo, natubos naman. Tapos nung naghiwalay sila, sinuli yung sing-sing. Kawawa naman yung kaibigan ko. Sige, wag mo na ako. Sige, na, wag mo na. Ako'y pa-consensya doon. Dinaawa talaga ako doon kasi alam yun, para silang kapag magkasama sila, nako, super ano, ganyan. Tapos nako, tapos yung bakla. Ay, nako yung bakla, hindi man gusto. Pumunta pa kami sa mga ano, sa mga club ng mga lalaki. Yes, you know. Oy, during hindi that content, time, oh. Oy, Kimi, di ba during that time may mark ka rin? Di ba yan din naman ginagawa mo? Ginagawa ko din. Iniiwanan natin sila parehas. Ano ka? Oy, birds of the same feather. Kimi, birds of the same feather. Anong katuto? Kimi, birds of the same feather. Ewan ako ba? Ewan mo na ba? Ba't ba yung usapan natin? Ba't ako punta sa akin? Balik tayo kay Leo. Balik tayo sa host. Balik tayo kay Leo. Kasi gusto ko talagang tumbukin si Leo. Balik tayo sa host. Leo, prangkahang usapan. Pwede ka bang umamin dito? Sa aming lahat. Ano ba talagang gusto mo? Sige nga. Ako or si Kimi? Ay! Hindi nga. O sige na, sagot. Ako or Kimi? Mamili ka. Hindi, go. Hindi, ano? Ano yung sige, gusto niya? Pasagutin muna natin sa kung sino. Ako or ikaw? Hindi ako mapili sa kanya kasi hindi naman ako nag-aano sa kanya. Wala naman ako proposal sa kanya. Diyos ko, ikaw talaga. Baka ikaw yung may gustong gusto sa kanya. Susera ka. Sige na, go na nga. Ang tanong mo. Tanong ko sa kanya, ano ba talaga yung gusto mo? Kasi hindi siya nag-specify kasi ng kanyang naging jowa nung una. Ano ba yung naging jowa mo nung una? Lalaki o babae? Sabihin mo. Siyempre, babae. Babae. So, babae yung gusto mo? Totoo. Hmm. Oo. Okay, ba't parang hindi kasi sa gano'n? Oo. Charot lang. Babae. Ay, naku. Huwag ka nang umasa. Babae yung gusto niya eh. Huwag na. Wala, uwian na. Tara na. Pag uwi na tayo, baba na tayo. Kimi, may comment. Oh, ang bilis kausap ni Madam Kimi. Bigay ka agad. Oo. Di ba, sir? Ganun ako eh. Pag, sabi ko, ba't patahihirapan? Diyos ko. Halimbawa, pag meron kang gusto lalaki, ako pala. Bro, actually, mabilis talaga si Madam Kimi. Labas ka agad siya ng credit card. Kasas agad. Ako kasi, Madam, yung ano, Sir Bri, Life of Sisa Leo, ako kasi yung prinsipyo ko sa buhay, pwede namang padaliin yung mga bagay, ba't patatagalin pa? I don't like the long process. Ayoko talaga ng long process kasi alam mo kung bakit. Ganda sa long process. Na-enjoy mo. Sabi pa nga, you have to slow down a bit and smell the flower. Why should I slow down a bit? Long process. Kasi nga,
daming nangyayari ngayon, malay natin sa susunod na mga panahon, hihinga lang tayo, mamatay na tayo. Ngayon nga, kailangan nakabit tayo. Sige nga. Tumutalaga ka, kasalungan tayo. Hingin natin yung opinion ni Madam Techi, second opinion. Yung Madam Techi, si Dong Balvin, matanda yan ang tumatawa na. Tingnan nyo ngayon yung ano niya, yung kanyang masyadong laid back. Masyadong excuse laid back. Me, magsigidad lang tayo. Excuse me. Excuse laid back yung pabi kasi. Excuse me, magsalita na yung host. Tama din kasi yung sabi ni ano ni Madam Kimmy. Dapat, di ba? Kung doon din naman mapupunta, bakit papatagalin mo pa? Correct. Oy, Madam Techi, tulungan mo ako. Pinakasahan nila ako, Madam Techi. Madam Techi, help me. Pero depende. Madam Techi, pwedeng short cut na. Dapat sa side kita, Madam Techi. Ayan, ako, ito ba mo nga yan? Pero meron mga... Pero mga times na ano, kailangan talaga slow down ng konti. Pero meron din naman. Oo. I love nakita mo na. Sige, Leo. Ayan, sige. Sige, sa pag-slow down kasi minsan naiinip na yung tao. So kailangan, kung kailangan mabilisan, bilisan mo na. Kung papatagalin mo pa mamaya, okay. Nakahanap ka mas mabilis. Okay, let me have my 2 cents. Iwanan ka na. Ang kailangan kasi na ano, you have to slow down a bit and enjoy the long process. Kasi makikilala niyo isa't isa. Diba? Mas nakikilala niyo talaga yung strength and weaknesses ng isa't isa. Para you can be able to adjust to each other. Diba? Mahirap kasi kung binibigla mo lahat ng bagay eh. Kasi pag biglaan din yung pagkawala noon. Diba? Wala kayong may ipon na magandang experiences indeed together. Kasi minadali nyo eh. Mayroon kasi pag minamadali yung quality ng relationship affected eh. Lahat kasi ng minadali, apektado yung quality. Hindi naman. Depende lang yan. Depende yan sa inyo. Sige, Kimmy, anong pipiliin mo? 1 minute na ano na one night stand or gusto mo yung mga mas matagal? Sige nga. Ay, kaya nga tinawag na one night stand kasi isang beses lang. Diyos ko, ba't dadami yan? Pwede nga isang beses pero matagal yung inabot ng isang oras. Oh, di ba? Ay, wala problema yan kahit 5 oras. Oh, tanungin natin ulit si Madam Teddy. Madam Teddy, pagtagal mo ako dito. Madam Teddy, ano masasabi mo? Ayun, gusto ko yung mag-smell ng flower na yan. Ayun. Ayun daw mag-smell ng flower. Madam Teddy, sige na. Pag ano mo ako, ipaglaban mo ako dito. Ayan, sabi ni ano, kaso po, kung slow down po. Ayan, sabi ni Life is pag slow down. Kaso yung slow down, iniiwan mo. Oh. Oh, tingnan mo. Oh, Madam, okay. Oh. Merong sumusuporta sa akin. Oh, be. Kaso daw hindi, po, pag slow down. Uy, hindi. Hindi, hindi kanya sila. Hindi ka hindi siya sumusuport sa'yo. Sige, yung mga nandyan sa baba, ano pang gusto nyo? Long process or slow kaso down? Kaso po, iniiwan comment, daw pag slow. Comment down below kung alin kayo doon. Gusto nyo yung mabilis or gusto niyo yung matagal? Sige nga, comment down below. Madam Love Gazel, nilalala mo Leo? Yung gusto ni Madam Love Gazel, di ba matagal? Hintayin mo si Madam Love Gazel, ipagtatanggol ka niya. Kasi pareho kayo ng gusto. Slow down. Yung kikilalanin daw muna. Kung ano kasi, kung sa mabilis, ay kung sa matagal kasi, parang nakakainip eh. Yes, Madam Army, yan naman. Yes, Madam Army na sa akin. Ayan, nagpapunod ka ni Madam Army. Hindi matagal daw. Ayan. Sabi ni Madam Army matagal. Kaya nakikita mo naman kay Madam Army, hanggang ngayon wala pa rin siyang love life kasi gusto niya talaga matagal. Sige, pagtanggol mo sa sarili mo dyan. Pagtanggol mo sa sarili mo dyan, Madam Army. I will give an example. Sige, ito madame. Ito ha, example, specific example to yung lalaki ako, naghahanap ako ng mga boylet kemelin. Okay. Edi, merong time na ang bakla, feeling babae, hindi agad nag-ano, parang chika-chika-chika. Sino ba? Ikaw or ako? Ako muna ako. Okay, sige, go. Chika-chika-chika. Sabi ko, ano, parang ang hirap naman mag-prangka dito sa lalaking. Ito parang nakaka-hesitate kasi ganyan-ganyan. Naku, Diyos ko, umabot lang yung umaga, walang nangyari sa kaka-hesitate ko. Kasi syempre, yung lalaki, hindi naman niya mauuna sa'yo. Sabi ko, naku, yung learning experience, dapat talaga, may gusto kang sabihin sa kanya, halimbawa, sabihin mo, pwede ba ngayon na? Eh, ngayon na, kung ayaw niya, edi umalis ka, hirap pa siya mag-stay, di ba? Ganon. For me kasi, sinubukan ko ng slowdown kasi iniwan ako sa area, o, di ba? Ganon mo.
Hindi ako naman kasi dapat kasi nakikipagpakiramdaman muna dapat, hindi yung ura-urada, di ba? So dapat pakiramdaman mo muna. Pero sabi pa nga ni Madam Tetsu, depende yan sa sitwasyon. Yung pagdating sa pag-ibig, especially between man and a woman, between man and a woman, talagang kailangan talaga yan ng napaka medyo ano, medyo mahabang proseso kasi iba yung sa kanila eh. Yung sa atin kasi, ako kasi, yung nagiging ano ko yung talaga, nagiging batayan ko talaga kapag halimbawa, kahit first time ko pa lamang nakita yung lalaki, talagang mafe-feel ko na talaga na ah, ito, okay to sa akin first for. Nagtatagal naman talaga. May tingnan mo si Gilbert, first naming meeting, may nangyari agad sa amin, pero umabot kami ng 4 na taon. Diba, tingnan mo. Depende lang naman yan sa inyo. Bilis naman. Totoo. First meeting namin, tapos mga ilang oras namin, 2 oras ang ata kami. Madam Army, ano yung matagal? Madam Army, ano yung matagal? Sabi ni Life of Caesar, sabi niya, for me kasi sinubukan ko ng slowdown, kaso iniwan ako sa ere. Hehe. O, di ba? Baka naman po kasi, madam, kaiwan-iwan din, kahit slowdown man or mabilis. Ay, naku, nakaka-insulto naman yung sinasabi mo. Huwag ganyan. Kaiwas-iwas, grabe naman yun. Nung kaiwas-iwas, lahat tayo deserving ng pagmamahal. Huwag ka magsasabing kaiwas-iwas, ikaw talaga orlak ka. Hindi iwas, iwan. Kayon nga, huwag mong sabihin deserve naman ng parang kaiwan-iwan. Nung kaiwan-iwan, parang sinasabi mong deserving siyang iwan. Wala sa ating deserving iwan, lahat tayo ay deserve ng pagmamahal na forever. Susera ka talagang bakla. Sige, don't take it. Huwag mong sabihin siya, Life of Caesar. Life of Caesar, ihanda mo dyan yung... Life of Caesar para, Life of Caesar, akit dito para ipagtanggol mo yung sarili mo kasi para umakyat siya dito. Life of Caesar, ihanda mo yung itak. Tagahin mo mamaya si Doktora. Uy, saka nga di, uy, waray kay Tani, nagtitinawala ito. Uy, Life of Caesar, saka nga di, saka. Hindi maganda yung sinasabi sa'yo ni Doktora, kaiwan-iwan ka. Kaya nga, para sumakyat siya. Uy, sisakyat ka dito para ipagtanggol mo yung sarili mo. Kapag salita, makipag-dibagin sa akin. Puro si merong kang ano? Puro si Doktora meron sa maintenance? O, asan na? Asan na yung season na yan? Maintenance. Ano pang real name yung kanina? Life of Caesar akyat. Ay, Nomi. Nomi pala siya. Nomi. Nomi. Sino? Nomi, saka nga di, Iday, saka. Ay, ano ba to? Mas lagas ba yan ako or mas bata ako? Bata ito nun pa. Ay, bata sala pa siya. Ano origination? Sala na origination magkaedad. Taga din ka, Iday. Saka nga di, Iday, saka. Ayan, Life of Caesar. Pagtanggol mo ako, ayan, makipagdebate ka sa akin dito. Saka ibig Iday. Saka ibig sabihin akyat. Na utak na akyat. Ano sa Ilocano yan? Ano daw? No, ano to? Nautok daw yan pag tinawa. Ibig sabihin, ano yung parang parang inaano niya yung hininga niya, pinipigil yung hininga niya, parang ganun. Nautok akyat tawa. Utok. Sisa, saka na nga di, sisa. Bahala ka. Ano yan? Pagsusundangon tayo ikaw. Ayan. Nomi. Nasaan ka na, Nomi? We have to know you. Ayan na siya. Baka kasi baka magkamag-anak lang tayo. Asan na? Ayan na. Tagadiin ka. Nomi, tagadiin ka. Hoy, tanggalin mo yung Life of Caesar na chat, Leo. Para makita Nomi, yung pangalan niya. Tagadiin ka, Nomi. Tagadiin ka. Yan. Hinar taga din niya. Tacloban po. Tacloban City po? Hi, Dapit. San Jose. San Jose po. Ah, Hinar? Di ba, madalas natin puntahan niya noon? Ewan ko sa inyo. Ilan taon ka na? 29 po. Ano, may boyfriend? Wala. Wala. Iniwan. Sarap. Huwag kang magkalala. Hindi ka naman nag-iisa. Hindi ka naman nag-iisa. Lahat naman tayo iniwan dito. Ano ba? Sino ba yan nag-iwan sa'yo? Baka kilala ko. Taga saan ba yan? Ipapabarang nat? Oo. Taga saan. Anong ngaral? Anong pangalan niya? Nomi, anong pangalan yan? Anong ngaran daw? Anong pangalan daw? Sean. Ka?
Ha? Sean stay home, po. Stay Sean. Sean. Apelido. Sean. Bakit? Ano, alam mo yung apelido niya, Sean. Alam mo apelido. Apelido niya, Dai. Apelido niya, Haka. Yung pangalan niya, Sean. Haka. Haka, bakasyon. Bakasyon. Ano ba yun? Din ka nag-skwela, Sir Nomi. Ramri, yes. Baka gusto mo umakyat. High school po, Incheon. College, St. Paul's. St. Paul's Business School. Volunteer, volunteer. Mm-hmm. Say hello po. Opo. Good afternoon. 29 ka pa lang. Alam, tatanda na pala natin ni Nair, no? Mega shoutout po. Okay lang yan. Parang ano, napansin ko sa mga ano. Ilan taon ka na po? Sino ba? Sino po? Ikaw po, ilan taon ka na po? Sino ba, Leo? Noemi? Parang minawalay ko. Ikaw? Si Noemi, 29 na. Hindi ka nakikinig kanina. 29 na si Noemi. Hindi. Ikaw po, ikaw po, ikaw po. Sinong ikaw? You have to mention the name. Ikaw sino po. Doktora. Yes, Kimi. Ayun po, doktora. Kimi, ano yun, 40, Kimi? 40 na ba kayo? Buisit ka, Leo. 40 na po ba kayo? Or... Buisit ka, ano ka? Or 28, ganun. 25 lang ako. Wow. Kimi, ano yun, Kimi? Wala. Sabi ko, ikaw daw, doktora, ikaw. 25 nung lumandi. 25 daw. 25 po ako. Sura mo? 10 years ago. Ala, basta kayong buhok mo. 25 ko pa lang. Hindi, 25. Hindi, yung totoo, ano, Leo. Leo, totoo, 30 po, 30. Madam Tetsi, may tanong kayo, doktora. 30. Ano yun, Madam Tetsi? Anong tanong mo? Tanong mo kay doktora, may tanong ka. Yes, Madam Tetsi, anong tanong mo? Wala pa. May tanong ako, ka. Tanong mo kaya siya. Ako, doktora, may tanong ako sa'yo. Madam Tetsi, tanongin mo kaya siya kung yung jowa niya is ano, lalaki ba or ano? Sino ba? Ikaw. Si Ramrin, yes na lang daw ang bata dito. Ang gulo, hindi ko alam eh. Sino ba tinatanong mo, Kimi? Si Ramrin, yes, bata pa talaga yan kasi 20, ano pa lang yan, 20, 22 ata. Yung babata pa nila, no? Hindi po, kasi graduate pa lang niya. Parang hiner, napansin ko lang, parang tanda na siguro natin, no? Yung mga kasama natin ayaw dito. Ayaw ko alam. Sobrang bata pa. Hindi, I mean, seryoso to. Seryoso I don't believe it. Wala naman sa edad dyan. Magkasing edad lang naman tayo, Kimi, kasi eh. Oy, magkasing edad tayo, pero tingnan mo naman ako batang bata yung aking pananaw sa buhay. Hindi katulad mo, talagang napakatanda. Totoo yan. Grabe. Tingnan naman kaming dalawa. Di ba siya? O, doktora nga siya. Pero Diyos ko, yung mga pananoy sa buhay, makasyano, makaluma, seryoso sa buhay. Ganyan. Ayoko na mga ganyan. Baging ano ka naman, doktora? Buisit ka, Kimi. Totoo yan. Kasi alam nyo yan, alam nyo yan si doktora, hindi yan bumibili ng mga damit na pamporma. Hindi yan. Uy! Hindi yan. Diyos ko. Kuripot talaga. Ayaw, okay. Kuripot yan. Kuripot yan. Kasi doktora, business vision. Dami na cellphone, di ba, Kimi? Ko lang nakabili. Madami mo nang naipon. Android na to. Ayan, volunteers, volunteers. Punta ko ng Thailand, alam nyo ba? Ano? Oh, 26 na daw si Ram Reyes. Ah, 26 pala, kala ko 22. Bukha ng 30. Kimi, ano yung pinapatanong mo kay Madam Tetsi? Or si Madam Tetsi yung may tanong sa akin? Ano yun? Si Madam Sabi ko, tanongin ka kung yung jowa. Madam Tetsi, tanongin mo nga. Kung ang jowa niyo doon ay lala, ano? Dala ka ba? Ano ba? Oh. May tanong si... Anong sinasabi mo kanina? Sino yung magtatanong? Ako yung magtatanong Madam kay Madam Tetsi or si Madam Tetsi yung magtatanong sa akin? May tanong ako sa'yo, ano? Doktora. Sige, go. Tanong mo yan. Ilan taon ka nung lumandi? Sus, nauna yan sa akin. Ako yung sasagot. Nauna yan sa akin. Akala nyo ba hindi yan malandi? Malanding-malandi yan. Alam na alam. Diyos ko kasi, classmate ko yan nung high school mula first year.
Malanting malandi yan. Sama ko yan sa panlalaki. Nawala na siya. Nawala, no. Ayun, oh, nawala, nawala, nawala. Nawala, nawala na. Kasi totoo. Sino ba yung pagtanggol yung sarili niya? Nawala. Pero naiintindihan sa mga. Pero naiintindihan sa mga. Volunteers, volunteers, huwag kang mag-alala. Pupuntahan kita sa bahay mo. Kasi ano yan, kasama ko siya lagi sa pagsasali ng mga Miss Gay, sa pagsali ng mga Miss Gay nung una. Siya pa ngayon nag-ano sa akin. Sumali tayo sa mga Miss Gay, siya pa yung nag-aaral sa akin noon. Ate Kimi, so, saan kayo nag-aaral? Sa LNU, Day. LNU. Ah, so? Mm-mm, LNU. LNU ako, pero ito si Doktora, sa UP yan. UP, Tacloban. Matalino kasi matalino talaga yan, Diyos ko, ang talino talaga niyan. Yun nga lang, yung pagiging matalino niya minsan, parang hindi ko na maintindihan. Kasi hindi niya magawa yung mga bagay na kaya dapat niyan pagdesisyonan para sa kanyang sarili. Hindi, Nomi, matalino din si Kimi. Top 10 din yan eh. Akin. Nomi, matalino din si Kimi. Kasi magkakalino si Kimi yan eh. Kasama sa top 10 yan, kaya matalino din siya. Hindi ako top 10, top 11 ako. Oh, 11 ba yun? 11, oo. Hindi no, 10 ka ata, kasama ka sa 10 eh. Hindi, 11 ako, 11. Pero siya talaga yung pinakamatalino sa amin. Pero sabi ko, pag dumarating yung punto ng mga discarte-discarte, eh wala yan sa akin kasi talaga mas madiscarte ako, especially sa mga lalaki. Yung talino ko. Yung nga lang, siya kasi, ano eh, parang more on the academic side siya talaga. Magaling talaga yan. Pero Diyos ko na sumasali, babaeng-babae yan nung una siya. Babaeng-babae yan siya nung una. Uy, Nomi, pag tinawangad ha. Alam mo naman yung mga taga-UP na bakla, di ba? Usod sila ng babae. Nakababae, haba ng buhok niyan. Nakano yan lagi, nakababae ng atay. Oo. Hindi tinawa si Nomi. Uy, Nomi, pag nakita tayo, lalatikong ko ikaw ha. Kuya mo ako, kasi matanda ako sa iyo ng... Tapos, pag-graduate namin ng college, Uday, Leo, Madam Tetsi, pag nag-graduate kami ng college, hindi na kami nagkita. Kasi di ba sa UP Tacloban siya, tapos ako sa Leyte Normal. Kasi hindi na kami nagkita, tapos parang nagtrabaho siya sa Manila. Tapos mga after 2 years ata, nagkita kami, tumawag siya sa akin. Bakla, andito ko sa hotel, bla bla bla, magkita tayo. Sabi ko, eh buti na buhay ka pa, ganyan. Hindi tayo nagkita na matagal. Kasi hindi pa uso nun yung ano, wala pang Facebook nun. Galing ba ako ng US? Oo, galing ka US. Yung Friendster noon, hindi pa yung... Ay, ikwento yan. Uy, wag mo na ikwento yan. Tapos. Go. Nashock ako. Go. Go. I-mute mo muna. Nashock ako nung nagkita kami. Bakit? Kasi, nung nakita ko siya, Diyos ko, lalaking-lalaki. As in, pag naglalakad, parang may buyong. Alam mo yung buyong? Yung parang may ano, nagbibigit ka niya. Nakaganyan na, nakadika. Ganyan, lalaking. Ba't lalaking, lalaking? Basta lalaking, hindi na mahamahit. May pinang yung buhok. Tapos tumaba na siya, parang, naku, Diyos, yung Marimar, anong nangyari sa baklang ito? Hindi ko talaga maintindihan. Ba't nagkaganito? Mula noon, naganyan-ganyan na siya dahil sa kanyang trabaho. Hindi na siya kasi pwede. Ganto ko yan si Kimi. Saan talaga yan lumaki sa Tacloban? Tapos kilala yan sa buong Tacloban kasi rumarampa yan gabi-gabi dyan. Oy! Ayan, Rambreyes, diba to? Natatawa si Rambreyes. Totoo yan. Kaya nasak talaga ako, sabi ko, mahirap pala kaya talagang yung work mo is yung mga malalaki yung sweldo. Mahirap talaga pag malalaki yung sweldo kasi hindi ka talaga pwedeng magladlad dyan. Especially kung yung work mo, consultant ka, manager ka. Noemi, sa inyong information, naging dean yan ng FAU. Naku, Diyos me. Wow. Kagalang-galang. Humble lang yan. Kasi matalino yung atyo na napaka-humble yan. At the age of 27 ka, doktor. Di ba naging doktor? 27 ka pa lang. Or basta 20-something pa lang yan naging doktor eh. 26. O, di ba? Yan yung ano, yan yung gusto ko sa kanya. Yan yung gusto ko sa kanya kasi kahit ganun siya katalino, kahit mataas ang kanyang naabot, hindi yan sa hambog, hindi nga yan umuwi sa aming probinsya ng lagi, tapos hindi yan nagpapakita ng halos dun sa amin.
Yun yung gusto ko sa kanya. Yung hindi ko lang gusto sa kanya, may mga bagay na hindi niya kayang pagdesisyonan ng kanyang sarili. Laging nagtatanong, nag-share siya sa akin, tapos pag pinapayuhan ko naman, hindi naman sumusunod. Diba? Oh. Ano yung payo mo? Sige nga, ano payo mo ba? Like, halimbawa, sasabihin niya sa akin, naku, day, naku, napapagod na ako sa pamilya ko kasi puro na lang ako, mga pamangkin ko, lahat na akin. Yung mga kapatid ko, tapos na yung isang anak, andito na naman yung isang anak, ako naman, sunod-sunod. Breadwinner pala si Kuya. Ay, grabe yan. Alam mo, day, napakaswerte ng pamilya niya yan sa kanya. Kung hindi dahil sa kanya, walang-wala yan, as in. Sa totoo lang. Although, meron naman silang lupa, meron silang mga properties na aso. Hindi naman yung sapat para mabuhay yung, kasi ang dami-dami nila. Daming anak ng mga kapatid. Dami silang magkapatid. Lahat ng mga kapatid niyan, walang ano, hindi naman sa sinasabi kung hindi maganda yung walang naabot. Pero kung hindi dahil sa katalinuhan niya, wala. Mga pamangkin, di makakapag-aral. Siya talaga. Kumbaga, wow. Napakabait talaga ng Diyos na yung pamilya niya, binigyan ng isang anak na may katalinuhan at mayroong pag-ano sa pamilya. Diba o? Ina-appreciate ng mamahal. Maaampon. Madam Tetsi, nakikita mo, diba? Ma-plow ka lang ako, ma-joke ako, mapang-ano ng mga tao dito. Pero kung nakikita ko naman na talagang deserving mo ng magandang papuri, ibibigay ko talaga yan. Ayoko na, naiyak ako. Ano ka nang aamponin? Papampun na ka. Opo, madam, nandito din po ako. Alam nyo ha, kahit ganyan yan. Papampun na ka. Kahit doktor yan, madam, pag magkasama kami, parang hindi yan doktor. Parang ako pa kayong doktor eh. Pag magkasama kami, parang ako pa yung magaling sa aming dalawa kapag magkasama kami. Hindi yan. Nagsasalita lang yan siya kapag ano, nagsasalita lang yan siya kapag kinakailangan. Pero kapag ka mga technical na nabagay, wala, nga na yung bakla doon. Siya na talaga yung magaling doon. Ako wala, nawitit na. Ganyan siya, hindi yan siya masyadong masalita kapag ano. Dito lang yan nagsasalita kasi nga wala naman nakakilala sa kanya dito. Ako lang. Diba? Sige, o ano, wag mo na akong anuhin kasi sa'yo. Ayoko maiyak. Lodi. For your information. Si Doktora, wow, love for Doktora. Si Doktora ay lumaki sa isang rural area sa aming lugar. Very remote area yung place nila, as in. Imagine ka ko, kuya. Sa aming ano, sa aming sa Dagami, dai sa Dagami yung town. Oh, tanda ko. Pero yung place nila malayong-malayo sa town, gadaan ka pa sa mga palayan. Pumapasok yan sa school nakasakay na tayo. Oo. Oo. Tapos yung pants niya. Naranasan ko din 'yon. Ha? Malapit sa Tacloban. Naranasan ko din yun. Naranasan mo yun? Si Nomi, sa Dagami, Nomi. Sa kanyang kabayo. Nagtiis sa Dagami yan, kami, Nomi. Nagtiis yan sa kanya. Nagtiis yan ng pants niya, dahil yung pants niya mula first year hanggang fourth year ata. Parang ilan lang yung pants niyan. Yung pants niyan parang halos umabot na sa tuhod yung pants niyan habang tumatagal. Kasi nga, hindi naman napapalitan. Kasi nga, kailangan talaga ng ano eh, kailangan talaga ng, hindi naman sa sinasabing wala silang pera, pero meron sila kasi meron silang palayan, meron silang alabaw, meron silang mga ano, pero siyempre hindi naman nila binibenta yun para lamang sa pants, sa sakripisyo talaga yan, pero ang maganda kasi matalino. Kaya nga sabi ko talaga, napakagandang gift talaga yung talino kasi kaya mo talagang pabaguhin mo yung ano mo eh, estado mo sa buhay. Diba? Imagine ka, pride talaga siya ng batch namin kasi galing sa napakalayong lugar tapos ganun yung kanyang, hindi yan mahihiyain. Kasi kung ibang estudyante yan, mahihiya yan na nakachinelas lang, nakapants ng parang halos umabot na sa tuhod yung haba na lang ng pants. Ano ko yung ano, kwento ni doktora na sumasakay daw siya sa kabayo. Wow. Lahat ng nanay niya. Lalo na kapag bumabaha, kasi di ba binabaha doktora yung daan sa inyo? Oo. Meron kasi dalawang ilog. Oo. Dalawang ilog kasi nadaan. Pumunta kami, madam, sa kanila. Saan ka po yan, kuya? Sa Manila na, Nomi. Ano ba to? Sino kasama mo dito sa Manila? Gusto ko sana ikaw. Smooth. Suwabe lang. Ilog ka lang. Ang suwabe. Smooth. Bilis. Aris. Nakapunta ng Europe, nakapunta na, hindi pa sa Europe. Yun, nag-empake agad, diba? Africa. Oh. Ano yan, madam? Visiting professor yan sa Africa. Tinuturuan niya mga manager ng Coca-Cola,
Ganon. US. Mm-mm. Pupunta ano ng ibang ito para lang ma-present ang research. O, di ba ganyan sa Katalino? Ano ba to? Kwento ng buhay ko ba to? Or ano? kasi proud. Napaka-inspiring naman. Naka-proud. Nakaka-proud kasi. Nakaka-inspire. Oo, oh, kaya Leo, alam mo na. Hindi naman ako. I don't know, Kimi. Seryoso. Ako hindi naman ako. Sa magiging mag-relasyon dyan kasi alam mo, dapat i-respect mo yan si Doktor. Kimi, ako hindi ko alam. Mas ako hindi ako proud. Sige, alam ko ba? Sige po, Idol. Sige lang po. Ang gagawin daw si Ram. Salamat, baby. Uy, dahil si Ram Reyes, taga ano yan? Taga-taga. Waray din yan, Noemi. Waray din yan si Ram Reyes. Ano ba? Waray-waray. Tagalang-alang yan. Ang dami nyo dito. Oh, Noemi, baka yan na yung papalit sa ex mo, Noemi. Uy, oo, dahil. Uy, cutie pa yan. Hello. Baby boy. Papaba muna ako. Ay, sige, madam. O, kasi sige, para pong daw yung ano, yung mga kapatingan. Sabi ni Prince, kailan kaya ako maakita ni kapatid na Tenchi Kirarichi sa LS ko? Kailan kaya ako maakita ni... basta may ano, basta pre ako, ikaw naman kapatid. Oo, kasi ngayon. Ano naman, kasi ako dito sa ano, sa shop. Taga saan po ba kayo? Saan po ba kayo ngayon? Saan po kayo, Ate Betsy? Saan po kami dadating lang. Sige, madam. Salamat, madam, sa pag-share ng iyong thing. Kami salamat. Oy, madam. Madam Tetsi, salamat sa ano, ha, sa kanta. Sige, pero hindi ko pa narinig. Madam Tetsi, hindi ko pa narinig yung kantahin mo yung ano, Angels Brought Me Here. Abangan ko. Yes, po. Sige, next time, ha, abangan ko. Sige. Sana hindi mag-brownout dyan, ha, Madam Tetsi. Oh, saka mag-brownout dyan, saka mag-earthquake na naman, ha? Sana ka maayos na yung internet. Kapunta ngayon yung ano yung mga technician dito ngayon. Kaya bababa muna ako. Sa Batangas po ba kayo? Batangas po ba kayo? Hindi, madam. Salamat. Salamat, Madam Tetsi. Salamat. Salamat dyan. Sige, bye na po. Sige, sige, sige. Bye-bye. Alright, thank you for coming. Hindi, bakit? Bakit nawawalan ng kuryente sa Batangas? Bakit nawawalan? Ewan ko, tanongin mo yung ano. Dapat tinanong mo si Madam Teche kanina. Noemi, nandyan ka pa? Yes po. Ano naman pinagkakabisigan mo dyan? Kumusta naman po ang buhay-buhay natin? Hindi, wala na siya. Kaya matanong si sabi niya rin din. Uy, bakit naman? Mayaman yan. O kasi apelido niya pa lang, Kimi, pang mayaman eh. Mayaman yan eh. May kaya yan daw, may kaya yan daw. Hindi ah, hindi totoo yan. Noemi, ibigay ko sa'yo yung bank account ko ha. Padala na lang. Patransfer ako nga dapat. Walang trabaho ngayon eh. Walang trabaho? Kahit hindi ka naman magtrabaho, if you have, I guess you have lots of money. Eh. Why? Hindi totoo po yun. Pero may kaya po. Wala po. Sabi nila, yung kayamanan normal lang po. Yung kayamanan daw, pwede pang maitago, pero yung kahirapan mo, hindi mo maitatago yun. Pero sa tingin ko, ikaw, itago mo lang talaga yung kayamanan mo. Pero yung iba, ganun yung ano, ganun yung ginagawa. Mahirap, pero hindi, nagpre-pretend na mayaman. Naku. Hey, that's bad. Simple lang po ako. Simple empleyado po. Saan po? Saan sa Cebu Pacific. Saan po kayo nagtatrabaho? Ayun mo. Nasa aeroplano ka pala eh. Mayari ka pala ng aeroplano eh. Ano yung trabaho mo sa Cebu Pacific? Nasa cargo po ako, kuy, ate. O, tingnan mo. Kinakargo ka pala eh. Pahiga. Kinakargo ka ba? Saan po kayo ba? Saan nga po kayo sa area? Nasa logistics ka, Nomi. Yes po. Nasa Tacloban lang. Hindi ka naman kinakarga sa ano? Depende po. Saan ka ba? Seryoso to. Saan ka naka-station? Sa mismong ano, airport? Yes po. Sa airport po mismo. O sige, kung umuwi ka. Kung umuwi ka yan, nandito lang ako. Anong may offer mo? Ano ba offer mo? Ano? What I mean is, anong ma-avail ko na discount? May, pwede ba yon? May promo po ba kayo? Noemi? Gagamit.
Gagamitin ko yung points ko. Yung get go? Saan ka ba doon mismo? Kasi para ano, bilihan ng ticket. Hindi po, nasa cargo po ako. Cargo? Simpleng cargo Dora. Simpleng cargo Dora lang po ako. Cargo Dora ka? Ha? Hindi naman cargo doon na mismo. Nasa cargo po ako naka-assign. Hindi kung may check kung hindi. Kung may ground, may check-in counter sa passenger, may parang check-in counter din sa cargo. Parang ganun. Ah, I see. I got it. Okay. I got it. Anong mga promo nyo po ngayon doon? Walang promo ngayon. Ewan ko sa passengers, pero sa operations kasi walang lipad ngayon eh. Wala din trabaho. Sa September po ba, magre-resume na kayo? Resume naman na po noon ng local. Hindi, yung iba na. May biyahe na yung iba eh. Yung kaibigan ko, biyahe pa lang isang araw eh. Sa Cebu Pacific eh. Domestic flight. Opo kuya, kaso kinanceled. Kinanceled po eh. Kinanceled dahil sa LSI. Ay. Buti wala ka pang ano dyan. Ano ba? Ano bang situation ng ano dyan? Mataas ba yung case? Sa Tacloban? Balita ko nagsarado yung EVRMC? Yes. Nagsarado, no? Opo. Bakit mo ipinasara? Hindi nagamot yung puso ko eh. Ay, bakit? Ano bang gamot dapat sa puso mo? Ano bang gamot niyan? Bagong pagmamahal. Charot! Andiyan si Leo, ayan o, ayan. Noemi, si Leo, pwede. Magkasing edad lang kayo niyan, 29 ka, di ba? Hindi. 29 ako, ewan ko sa Leo. Si Leo, 28 pa lang 28. Yan, kaya pwede na kayo niyan. Leo, hindi ka mo napapagod sa ganyan. Saan po? Sa ganyang life na mag-isa ka lang, tapos, asa ba kasi yung pamilya mo? Nasa province po sila. Ako lang dito. Sino nagsabi mag-isa lang siya? May girlfriend yan? Oo. Umuwi din po ako pag ano. Walang jowa yan, wala. Kasi pag may jowa, nitutumba ko pag may jowa yan. Paano kung ako yun? Ay, kaya uunahin ko talagang itumba. Hindi mo naman ako makahanap. Bakit? Nasa ilalim ka ng mesa? No, I can't sound. Nako, susuyurin ko lang yung mga ano, yung mga lugar diyan ng mga informal settlers, andiyan ka diyan panigurado. Ano, gabi kang kaibigan, hindi mo ba ako pagbibigyan sa kanya? De, wala bang problema, kaya malapit ka lang diyan na eh. Ano yung sinasabi ko lang kay Leo, pag ako umuwi, alam mo na. Taga saan ka, Leo? Province ko po sa Pangasinan, pero naka-stay ako ngayon sa Rizal. Ilang hours bang biyahe mula Manila sa Pangasinan? Di ba 3 hours lang? 5 hours? Ano hindi to hours, si itong si Madam Tetchi, tsaka si basta gusto ko sana one day no grupo silang pumunta dito sa Thailand. Sana no mapunta sila dito. Si Leo, lilibrin ko yan si Leo. Ako din, Kimi, libre mo ako sa ticket. Ay, Diyos ko, ayoko mo. Ano ibigay mo na lang kay... May promo kay... naman yung ticket eh. Ha? Anong klaseng kaibigan ka? Kasi ibigay mo na lang kay Leo. Kasi Leo, si Leo, malaki yung sweldo niya sa ano sa SM eh. Naku, anong malaki? Sana all malaki. Naku. Ano yung sweldo niya Leo sa SM? 50 mil daw eh, yung sweldo ni Leo. Wow. Pero mga ka-20 naman, di ba? Sana all. Sana all nag-20. Mga ka-20 naman, di ba? 20. Ayan, Kimi, magbubuk na ako. Hindi na ako sa online presentation. Wow. Pag may mga points. Pwede. Hindi, Kimi, seryoso. Kung wala... Ha? Kimi, kung walang COVID, pupunta kami dyan next year. Wala naman. Si Madam Tetchi, walang problema yan sa akin, si Madam Tetchi. Sure na yan. Kahit ipikit ko yung mga mata ko.
Sure na yan. Pero yung tanong pupunta ba dito? Kasi alam naman natin lahat na mga ano kayo diyan sa Pilipinas. Hindi kasi madaling mag-ano ng schedule kasi alam niyo naman ngayon, maraming nangyayari. So hindi tayo sure kung kailan kasi ngayon nga hindi nga alam kung kailan mag-aano ng mga turista papuntang Thailand, hindi pa sure kung kailan. Pero naku, napagaganda dito. Ay, alam niyo ni Doktora, magandang mamasyal dito as in. Kahit saan ako maganda. Maganda yung ano. Hindi lang maganda magtrabaho doon. Eh, yung sa'yo, hindi maganda. Kasi yung experience mo, hindi maganda. Yung sa akin naman, okay naman. Kasi hindi naman ako magtatagal dito kung hindi okay. Kasi dito yung trabaho na pinag-alilin lang. Depende. February, nagpapahan yung mga kawork ko eh. Ano? Mura lang magbakasyon dyan. Mura, kahit 10,000, malaki mura lang. Kung halimbawa, magti 3 days ka lang, yung 10,000 mo, carry na. Eh, si Nomi, madami naman pera si Nomi. Mura lang daw. Hindi po madami pera ko. Sabi ni Regeneration daw eh. Hindi po totoo yun. Simpleng empleyado lang po ako. Ay, tama, Nomi, punta tayo doon sa Thailand. Kanya-kanya tayong ticket, pero libre mo kami ng ano doon. Libre mo pala ako sa food every day. Libre nga lang yung ticket ko eh. O di pa libre na lang ako. Mura lang yung ticket, mura lang naman. Pero o minsan may ano. Nung nagpunta kami dyan, nung nagpunta kami dyan ni Nelson, ano lang eh. Back and forth na yan ha. 8,000 lang. Malaki na nga yan. Malaki na nga yan. Malahal na yan. Balikan na yun. 4,000 lang. Saka pal na yun. 4,000, back and forth na. Depende. Pal na yun. Sa bagay, palo. Mura na yun sa pal. At usually 10 yung pinakamababa. Pero kung Air Asia, mga 6 or 7 meron na yan eh. Medyo mahal yung Air Asia kasi sa Cebu Pacific. No? Back and forth na yun. So nakakatakot naman sa ano? Nomi, sorry. Nakakatakot naman minsan mag Cebu Pacific. Okay lang po yun. Lalo na yung Cebu Pacific na papuntang ano, domestic na flights. Saan nga ba kami yan? Sa Boracay ba yun? Bakit nakatatakot? Eh kasi talagang parang sirang-sira na yung mga ano nila. Yung flight papuntang Boracay na Cebu Pacific. Talaga. Baka maliit yung airplane. Eh kasi maliit na yung aeroplano eh. Oo, parang luma na. Oo, nakakatakot. Nakakatakot talaga sumakay dun sa maliit na aeroplano. Tapos, yung nasa labas yung ano. Tapos biglang kumuli ng malakas, Nomi. Ang lakas din ng turbulence, oh. Bigla siyang bagsak. Tapos buti na ka, ano, na... Buti na iraos. Oo, na iraos. Pero nakiramdam mo talagang nag-turbulence siya. Talagang bumagsak siya ng mga kalahati ba? Pero nakatanong din ng pilot na i-maintain ba yung ano. Hindi tuluyan na bagsak talaga. Pero alam mo yun. Safe para ka ba mo dun? Ramdam na namin na parang end of the world na. Hindi, pag sa Kawayan, kunting ulan lang, canceled agad sa kanila. No? Anong Kawayan? Bakit ganun? Anong Kawayan? Kawayan Isabela. Sa Kawayan. Akala ko. May sunset limitation. May sunset limitation siguro, Sarah. Hindi. Nomi, akala ko Kawayan ang sasakyan nila. Balsa. Hindi. Papuntang Kawayan. Hindi. Kasi nung pumunta kami doon. Nakadun ka? Nakadun yung pamilya mo? Hindi po. Trabaho. Saan yung pamilya mo? Magano? Mindanao? Nasa Pangasinan. Nasa Pangasinan. Pangasinan? Ay, gusto kong pumunta ng Pangasinan. Malapit sa Baguio. Gusto kong pumunta sa inyo. Gusto kong pumunta ng Pangasinan sa inyo. Pwede ba, Leo? Naku, ang layo. Malayo ayaw, kayo kaya niyo po yung malayo kayo sa Hayan. Kasi gusto kong sa Hayan Island. Gusto kong makilala si Mama. Malayo si pa. 4 hours pa. Magdi-bless ka at Kimi. Gusto kong makilala si Mama at si Papa. Kaya gusto kong kahit saan yan. Kahit pa sa ilalim ng dagat yan, pupuntahan mo. Magsubmarino tayo. Ano, Gorak ka? Uy, gusto ko yung mga ganyan, yung mga umakit ng bundok, mga ganun. Gusto ko yung mga ganun. Mahilig ako sa mga ganyan. Gusto mo yung ganun, Kimi? May papakilala ako. Kimi, gusto mo yung ganun?
malayo kami sa kabiyahan. Uy, mas maganda nga. Yan mas malayo sa kabiyahan. Tayong dalawa lang. Wala akong kaano. Makaagaw ko lang sa ano. May parehas pala ata kami ng ano, pinagalingan ni Leo. Kaya hindi kayo pwedeng, ano, hindi kayo pwedeng magkatulungan kasi pareho kami mga taga-bundok. Kailangan magkatulungan sa Leo ng tagas. Uy, grabe ka naman. Nakaka-insulto ka naman porkit galing kami ng bundok. Hindi naman ibig, hindi naman ibig sabihin na ano na. At least doon, Timmy, hindi binabaha doon. Wala man akong sinabi na ano na. Wala, mas nakasabi ko taga-bundok. Taga-bundok din naman ako. Eh, bakit nung nag-aaral tayo, parati mo akong sinasabi, uy, taga-bundok yan. Uy, sinigil ko mo. Sabi, taga-huron yan, taga-huron yan. Noemi, tinuod dito, Noemi. Sinisiginak niya nga taga-huron. Ang ganda. Ulan ni Noemi. Parati niya sinisigan. Ito ka nagunti ito, taga-huron nito. Ikaw, Ate Kimi, tanyagin ka. Malalayo. Ate Kimi. Sandali, si Leo nagsasalita. Yung host, i-mute po kami, i-mute. Ang kapitbahay namin malalayo. Sa isang barangay. Sa subdivision siya, kakot sa bundok. Ay, siya, subdivision? Malayo talaga. Oo. Subdivision, subtraction, wow. Multiplication, addition. Yun yung sa amin. Leo, you were saying something. Ano yan? Sabi niya malayo. Ano, ang kapitbahay namin, malalayo. Walang sasakyan. Ay, ako ata yan. Ako. Tapos, ano pa? Maririnig mo lang doon mga ibon. Ay, mga ako kabayo. Yan. Kulisap, kulisap. Tapos kumakanta ka ng ano, kumakanta ka ng ang mga ibon. Ay, as ano pa? Lipad. Ganon. Sige, ano pa? Pag pumapasok kami sa school, naglalakad lang. Oh, ako meron naman. Lakad. Meron naman, naglalakad din naman kami. Hey, ako nga 5 hours eh. Ano pa? Ayun, basta ang hirap to. Tapos pagtagpulan. Hindi mahirap yun. Ako, actually, it's fun eh. Depende yan kung ano, lang, ano yung pananaw mo eh. Kung ang tingin mo mahirap, mahirap talaga. Pero kung ang tingin mo enjoying at saka fun, it will be fun. Uy, taga saan ka na sa pagkakasabi ni Sir ako, Bright? Never ko sinabing mahirap. Sinabi kong right. Ano, nag-enjoy agno ako. Agno ako. Sa agno. Ay, di ba yun yung may dam? Ay, may river, Agno River. Anda. Agna? Anda. Saan? Agno River, opo. Tap. Agno River? Oo, malaking river yan eh. Yung Agno. Kasi source of water din yan, yun ang ano ng place na yan, yung Agno. Wala nakapasok ng sasakyan sa inyo, ano? Sa inyo, Leo. Si Noemi kasi laking subdivision to, kasi si Kimi eh. Wala. Hindi po. O, ako, ano? Nasa likod na po ng bye-bye. Sa ano kasi kami? Sa Camellia. Sa Camellia kasi kami. Yan! Tapos ano? Tapos biglang pinalayas kami. Pero ano? Pinalayas kami ng Camellia kasi kami nakalayas. Leo, yung sa inyo patag talaga. Patag pa rin. Hindi. Bundok-bundok talaga. Oh, ganun din. Meron din kami yan. Nakakatin. Sa tuktok talaga kami actually. Kita namin yung buong ano, sudad. Kami din nakikita namin yung dagat ng ano. Dagat yung kami nasa likod ng dagat. Tuwing umakit nga ako doon, para pag tuwing umakit ako doon, nakikita kita. Ah, ganun. Wow. Suwabe. Nakalusot ah. Noemi, anong sabi, Noemi? Suwabe yung hugot eh. Hindi yan hugot, totoo yun. Ano yung misa yun na lang yun? Sir Brian, saan kayo sa Kawayan? Saan? Sa labas ng Kawayan. Sa labas ng alam naman sa loob sa ng Kawayan. napuntahan ko lang doon yung sa SM. SM no, Kawayan. Umiiyak pa ba? Tapos yung pasyalan doon. Po? Parang umiiyak ka. Hindi po. Maganda sa amin kasi ano, pagising mo ng umaga, tilaok ng manok, tapos ay, na, ganyan sa ibon. Amin. O, kailan mo ko dadalhin doon?
Tapos pagtingin mo sa kapitan mo, sa paligid mo, green na green. Ay, gusto ko din yan. Saan mo, kailan mo ako dadalhin doon? Ako. Ay, ano, speechless. Anytime. Kailan nga? Kailangan mag-set ka ng specific date. Kailan? Mahirap kasi mag-set eh. Kasi hindi natutuloy. Walang mahirap. Kailangan ko lang. Kasi alam mo naman, busy schedule ko. Kailangan ko i-plot yan sa calendar ko. So, kailan? Tentative date. Kung kailan kayo available. Pero, available lang kahit anong araw para sa'yo. Anong araw ba? Wow. Sino yung may tawa ng tawa? Okay, Len. Biglang naging available eh, no? Na-pressure si Leo. Hindi, pa kung para naman sa'yo, anytime available naman ako eh, pag set ng date. O ano, kay Len? No, hindi. Leo, okay. Ano na, sagot? Sagot na, Leo. Here we're not listening to the question. Wait anong lang. Ay, biglang nawala yung connection. Oo nga, Noemi. Iniwan tayo dito. Bakit wala kang trabaho ngayon, Noemi? Walang flight po. Walang flight? Hindi, kahit naman walang flight, pwede ka naman mag-ihong ada, Bung Sara. Pag-ihong ada. Nag-inano ka, man? Nagdo-drawing la. Ginto-drawing mo ako? Diri. Eh, ano yung ginto-drawing? Kuan. Akong bugto. Kaso, diri ko man yan na perfect. Oh, Noemi, ano? Ah, magali ka po mag-drawing. Hindi po. Beginner lang po ako. Ano yung ikaw? Anong gusto mo sa isang lalaki? Baka na kay Leo yun. Ay, tinawa. Wala na akong gusto sa lalaki. Ay, babae? Wala naman silang gusto sa akin eh. Bakit naman? Iniiwan. Ba't ka iniiwan? Oh. Iniiwan, tapos ginagawang rebound. Ginagawang rebound. Wow. Baka, anong tingin nila sa'yo, bola? Yun ata. Loko sa kanila. Oy. Ayan mo na, hindi ka nag-iisa. Ako din naman eh. Ganun ginagawa sa akin. Na-rebound ka na? Hindi, ako na. No. Ako nag-rebound. Oy? O nga, masama akong tao, Noemi, no? Di ba? Hindi ah. May rason naman siguro. Hindi, wala lang. Ayoko lang. Okay, malayo nga yun, mother. Kasi naman from Labrador. Ano yan? From Labrador. Apo. Malayo pa po yun. Sa amin. Parang dua season sa amin. Noemi, pabayaan mo na lang yan. Ay darating din. Pero kasi naman, kasi yung mga nag-iwan sa'yo. Presyong hangin. Ayoko nga. Baka kasi kaya ka pala iniwan, Noemi. Wala kang pamasahe. Yun nga. Baka nga. Puno na kasi yung ano. Puno na kasi yung jeep. Puno na yung sasakyan niya. Oo. Hindi wala nang panggas. Hindi ka na kayang isakay. Sino ba nag-iwan sa akin? Kaya ka naiwan. Noemi na, no? Kasi normally kasi ako nag-iwan eh. Wow, sinaol. Sino bang ako yung iniwan? Meron ba? Nasaktan ka na, kuya. Oh, nasaktan. Hindi naman. Nasaktan. Ikaw lang nakasakit, ganun. Oo. Actually, wow. Lang naman ginagawa yun kasi parang ano, nakukonsensya na rin naman ako kasi parang hindi ko na ba kaya na parang basta, yun na yun. Ayoko ititali. Titali mo na. Ayoko. Ayoko na. Ayoko na. Oo.
Ikaw, Leo, nasaktan ka na. Ay? Oo. Hindi sinagot? Oo nga. Saktan na, oo. Lahat naman tayo nasasaktan. Noemi, ako yung nanakit sa kanya. Pero okay lang, yun part yun ng buhay. Noemi, po. ako yung nanakit sa kanya. 9 minutes. Bakit? Nako. Tanungin mo sa... Bakit, Leo? Bakit ka sinaktan? Nako. Iniwan ka din? Nangiiwan yan eh. Oo. Ay, naniniwan may makita lang yan, iba. Sige, sige na nga dyan. Eh, kasi Noemi, kaiwan-iwan dyan. Well, sasabihin niya. Kalawang. Sabi. Noemi, kaiwan-iwan dyan. Sasabihin niya. O sige, Le, sagutin mo. Ayoko na sa iyong dalawa. Wala kayo mag-usap dyan. Magsama kayong dalawa. Sabi niya. O sige na nga. Sige na nga, dyan ka na nga lang, sabi niya. Sige, paliwanag 8 minutes na lang. Paliwanag mo kung bakit sinaktan ka. Eh kasi, pag may nakita kang iba, doon ka na pumupunta. Ay! Ganun? Eh kasi hindi naman, hindi ka naman nagsasalita eh. Hindi inaamin. Ha? Hindi inaamin. Kailangan ko bang kailangan pa bang magsalita para maramdaman? Kailangan ano na marunong kang makiramdam. May ganon. Dapat sabihin mo para maliwanagan. Oh, buti na lang dyan si Noemi. Eh, paano ba naman Noemi? Paano ko siya hindi iwan? Hindi nga siya nagsasalita. Iniwanan ko ha. Buti nga sa kanila, di ba Noemi? Buti sa kanila. Huwag maging, dapat, hindi maging assumera, dapat clear. Oo, dapat, di ba? Di ba ang tawag dyan, Noemi? Dapat merong communication, di ba? Ayun, Roger. Copy. Roger. Kaso wala sa yan eh. Kaya iniwan ko na lang. Ay, kaya naman pala. Ala eh, Leo ah. Dapat kasi marunong kayo makiramda kahit hindi nagsasalita. Dapat, bawat kibot niya, ano? Alam nyo na. Kasi pero Leo, anong akala mo sa akin, manghula? Ulan. Kasi ngayon, madami yung nasasaktan kung naikiramdam lang kasi iba nag-a-assume. Hindi. Kung ano, sabihin mong nagpaparamdam siya at nararamdaman mo, edi ano, okay lang yun, basta marunong kang makiramdam. E paano kung hindi? Ako dapat, kung mahal, alam nyo, dapat kung mahal nyo, nararamdaman yung bawat ano niya. Kibot ay, niya. Basta ako wala akong, hindi ko nararamdaman. Manhid ka. Manhid eh kasi ka dapat, mahirap kasi di ba Noemi, mahirap mag-assume. Dapat sinasabi, yes. Mahirap. Sabi nga nila, maraming nagkamali sa maling akala, di ba? Hindi naman sa pag... Hindi ka... Totoo yun. Dapat magsabi. Clear. Hindi ka naman mag-assume. Anong tawag mo doon? Parang ano, pag magsabi ka naman, parang nakakahiya naman yun. Mamaya pag nagsabi ikas, ka, hindi pala. Ikas si Leo. Wala reason eh. O ano sige po, ano? Sige. Ikas si Leo, kapag magbibigay ka lang ng hint, hindi naman clear, eh baka ma... Hindi... Ataydan? Baka mag-assume tapos hindi ka pala seryoso. Masasaktan yung isa. Dapat clear muna. Oo nga, Leo. Hanggat hindi mo dapat nakiklear, huwag ka munang mag-ano, huwag ka munang... Eh, hanggang babae, kailan? Hanggang kailan mag-aantay sa'yo? Hanggang kailan mo sasabihin? Oo. Hindi. Pwede mo nalang sabihin. Kung puti na yung buwak. Kung ano bang meron sa inyong dalawa, ano bang meron sa atin, parang ganun. Para, yeah, una pala, alam nga, na. Ano bang meron sa atin? Di ba? Si Noemi oh. Si Noemi baka naihi ka na dyan ah. Naihi na dyan. Hindi seryoso nga yung tanong na yun. Sagutin mo, dali go, sagutin mo. Nako. Ano nako, seryoso kaya ako. Ayan, nandyan si Noemi. Siya yung witness sa atin. Di ba Noemi, ikaw yung witness. Oh, so go. Sige na, Leo, dali. Ikaw, doktora, ikaw yung doktora namin. Ikaw yung magtuturo sa amin. You know? Hindi naman pagtuturo to, di ba?
Ganun din yun. Pagtuturo yun. Hindi, sige, ikaw muna. Diba, Noemi? Dapat siya muna. Sige, Leo. Ikaw yung host eh. Oh, ikaw yung host eh. Tipo, dalawa kami. Dalawa kami na, ano, in terms of majority, majority kami kasi dalawa kami, isa ka lang. Dahil ganito kasi yan. Oh, go. Go. Ano bang tanong ang sinasagot mo? Sandali, ano bang tanong ang sinasagot mo? Wala pa nga ang tanong eh. No, hindi pwedeng pasabi ulit ng tanong. Ano ba yung tanong? Ano ba ulit yung tanong? Di sasabihin mo ba o mag-aantay ka? Ganun ba? Oh, ano? Mas mabuti. Sabihin mo agad. Huwag ka nang mag-antay-antay. Diba? Kayo na yung nagsabi kanina, pag nag-aantay ka, baka masaktan ka, mag-aantay ka sa wala. It's much better na lang na alimbawa, pag may nararamdaman ka, sabihin mo na agad, pero sa tamang paraan, hindi yung, pwede naman yung pabiro. Oo. Pero ano mo siya, ilugar mo naman. Kung baka mamaya, nag-joke lang siya, tapos bigla mong sinabi, alam mo ba, may nararamdaman ako sa'yo. Hindi, ang ano niya, ang pakiramdam niya, parang nag-joke ka lang sa kanya. Oo. Pag seryosong usapan, seryoso, pero pag lokohan lang. Pero, dapat marunong kang lumugar. Diba? Hindi lang yung halimbawa, gusto mo lang sabihin sa kanya, alam mo, ano, may nararamdaman ako sa'yo. Ganon. Hindi naman basta-basta. So, dapat marunong kang pumasok. Makinig ka, Noemi, diba? Para sa'yo yan. Baka naman kasi naman yan. Hindi naman masyado. Uwi na ako. Uwi na. Ano pa? Para kanino ba yun, host? Pa akin or kay Noemi ba? Para sa lahat. City 5 Vlog. Hello. Good afternoon po. Para sa lahat na nagmamahal. Ganon. Para sa lahat. Ang pagmamahal kasi hindi naman ura-urada yan eh. Wow. Hindi naman sinabi pag-alimbawa. Kuya, uwi na po ako. Uwi na kami? Uwi na kami. Masyadong linalaliman eh. Eh, nagtanong kayo eh. Eh, hindi naman yan ang tanong. Ang tanong, ano bang meron sa ating tatlo? Oh. Sa ating tatlo. Ano bang meron sa ating tatlo para tayong sira ulo? Sana si Ate Kimi na wala. Ay nako, ano yun? Naglalagari yun. Lagarista yun eh. Naglalagari siya. Oh, kayo naman sumagot bago tayo ano, magpaalam. Ano ba yung sasagot? Ay sige, Noemi, ano bang tanong? Ano ba yung tanong? Sige, anong gagawin daw, Noemi, para hindi ka na ulit masaktan? Kasi ilang beses ka nang masaktan. Hindi na mag-expect, hindi na mag-assume. Mag-antay hindi, na lang. Mali. Huwag ka na mag-intap pa uli, Noemi, para hindi ka na masasaktan. Yun okay? Na. Joke lang. Uy, baka sinusuhin mo yan, ha? Hindi kuya. Ay, siniseryoso na yung Noemi, oh. Bahala ka sa buhay. Sige. No. Sige, magpaliwanag ka dyan, ay pakikinig ka. Ano yung tanong? Anong gagawin mo para hindi na masaktan ulit? Hindi na hanapin yung pagmamahal, kung saan na lang dadating, antayin na lang. Paano kung saan nga dumating pero masasaktan ka pa din? Hindi ka naman siguro nagmamahal kung hindi ka nasasaktan siguro. Char! Binawi. Ganun ba yun? So, ang ibig mong sabihin, Noemi, pag nagmahal ka, kasabay na doon yung possibility na pwede ka rin masaktan. Tama ba? Siguro po. Tama po. Sige po. Katapos na din naman po kami. Ewan ko sa'yo. Oh, ikaw na po. Ikaw na po. Huwag nyo kasing antayin yung ano. Huwag nyo antayin yung pagmamahal na darating. Huwag nyo antayin na may darating sa inyo. Parang ganun. Kasi pag ano, nako. Kahanapin mo lang. Eh, paano kung ano? Ako yung dumating. Ay, paano nga ba? Sabay lang dito. Huwag kang ano.
Huwag kang maghanap. Yun talaga. Okay. Huwag kang maghanap. Eh, paano kung kami dumating? Paano kung kami ni Noemi? Paano kung kami ni Noemi yung dumating? Dalawa kami sabay. O, sino pipikit mo? Si Noemi, may dalang itak. Ako dala ko barel. O, sige, sino pipiliin mo dyan? Yung may barel na lang piliin mo. Kung sino yung mag-i-stay. Ay, alis na tayo, Noemi. Oo, umuwi na ako. Noemi, uwian na. Uwian na. Diba? Kung marunong na. Paano mo maipapastay? Paano? Anong gagawin mo para magstay? Kailangan kasi may gawin. Tama si Noemi, meron ka rin din dapat gawin para magstay sa iyo yung tao. Siyempre, ipakita mo kung mahal mo siya or hindi. Baka naman kasi mamay, nag-i-stay ka nga, wala namang kwenta yung pag-i-stay mo. Kasi nga, gusto mo lang mapansin ka. Kunin ko yung sinabi mo. Sinabi mo, dapat ipakita mo na mahal mo sila. Paano mo pinapakita ang mahal mo kaming dalawa dito ni Noemi? sige, go. Ang sagot. Dali. Eh, siyempre, ano, kung ano yung pinapakita mo sa akin, yun din yung babalik sa'yo. We, hindi nga. Huh? Oh. tanong, Noemi, follow-up question. Ikaw naman, kuya. Eh, ako bata pa, wala ko masyadong karanasan pa sa mga ganyan-ganyan. Trabaho lang inatupag ko. I don't have time for that. I'm busy with my career. I'm busy with my personal life. I'm busy with all my plans for my life. I don't even think about love. I don't have time for love. Mm-hmm. Dumugo na po yung ilong ko, uwi na po ako. kaya ka pala nasasaktan kasi hindi ka nagbibigay ng oras para sa love. Dapat. Sino nagsabi sa iyo bakit ganyan? Oh, mali yan. Bakit ganyan bibigyan ka ng oras? Sige nga. Ikaw nagsabi eh. Leo, binibigyan ka ng oras ngayon. Oo. Sa sobrang busy ko, bakit binigyan kita ng oras ngayon? Sige nga. Ano pa? Ang reaction mo dyan? Sige nga. Napaka-busy kong tao. Actually, hanggang ngayon itatrabaho ko, nag-multitask ako. Oh, wow. Binibigyan ka ito ng oras. Oh, ano masasabi mo? Leo, ma-honored ka. Ano yun, Noemi? Ma-honor ka. Honor? Anong ma-honor? Feel mo privilege ka, Leo, kasi binibigyan ka ng time kahit may trabaho. Oo nga. Hindi mo pa nararamdaman yun? Yan yung totoong pagmamahal, Leo. Oo, tama si Noemi. Sana yung time na yan hanggang dulo, hanggang sa huli. Kaso may dulo ang langit eh. Oo nga. Baka naman kasi yung time na yan para sa umpisa lang. Pero kasi ano, di ba Noemi, di ba hindi rin naman tayo tanga. Syempre, pag sa tingin natin, hindi ka stay. What I'm saying is, bakit ka mag-aaksaya ng oras kung sa tingin mo ay wala naman din, di naman din value yung time mo, yung effort mo. Di ba Noemi? Agree. Diba? Alam naman kumapit ka hanggang sa dulo kung sa tingin mo naman eh, wala namang pakiramdam yung isa. Why waste your time for that? Bakit pipilitin yung connection? Ayan! Tama si Noemi. Yan tayo sa connection tayo. Yung smart, sabi niya, stay connected. Wala naman. Madalas naman ako maging ano. Madalas naman ako ma-disconnect. Sige na, anong pwede? Bakit? Anong pwede? Anong pwede? Anong pwede, Leo? Pwede na kayo? Ano na? ano? Kinidora ka rin, Noemi. Pero totoo yan. Seryoso yan. Ano yung sagot mo doon, ano? Oh, gusto ko yung tanong na yan. Go. Saan? Ano? Isang bandang tanong. Yung pwede na kayo. Pwede naman magkaibigan, no? Ayoko diba? Na. Tara, alis na tayo, Noemi. Uwi na tayo. Dali na. Uwi na tayo. Alis na tayo. Para, Noemi, para tayong mga tingin dalawa. Para sa tayo warays. Tingin ko magkakasundo tayo. Para sa tayo. Ay, kuya. Alam mo, Ingo. Lovely. Kuya, magsumuli ka. Pasyada, ha?
Shout sige, basta pakainin mo ako, ha? Ang dami dong boys. Ay, ayoko na. Ano, gusto ko buffet. Ay, may akya. Ay, hindi. Ay, sino-sino? Love sa mood. Sige, pag umuling kami nila Kimi, pupunta kami dyan. Pero bago dyan, Thailand muna ang punta natin. Kasi Tacloban, nakapunta na tayo dyan, eh. Or Pangasinan. Gusto ko punta doon sa Pangasinan, kina Lego. Sabi niya kasi nangako. Kasi Noemi nangako siya sa akin. Nadali niya ako doon. Ano daw, pababa daw po ng hagdan. Sino? Si Volunteer Volunteers. Ay, tatanong din. Sasagot ata din. Oh, Volunteer, nasan ka na? Hindi, layo. Akin daw siya. Hagdan daw. Goodbye. Sunod, tambay lang. Hindi na kaya ng powers. Napagod na si Kimi. Oo, oh, kanina pa yun. Kagabi pa yun. Anong oras na sila natulog kagabi? 11. Maaga naman kagabi. Alas 12 dito. Tapos 11 sa kanina. Ay, ano, layo. Akin daw si Volunteer. Hagdan daw. Tapos, ano, layo, alis na rin kami ni Noemi. Ito ba hagdan o yung hagdan ng mga? Noemi, alis na tayo, di ba? Talagang hindi naman tayo na napapansin na din. Oo nga. Man, hindi naman nasusukyan yung pagmamahal natin, di ba? No, hindi nasusukyan yung pagmamahal. Wag na. Eh, di ba? Seryoso, Noemi. Nakailan ka na ba? Nakailan ka na? Nakang dalawa? Ay, dalawa lang. Grabe yung tanong ko. Dalawa lang. Ilang beses ka na masaktan? Ang hina mo naman, Noemi. Napakahina yung dalawa. Dapat mga sampu na yan. Eh, kasi naman, kuya, late bloomer out ako eh. Eh, kahit na late boomer, pwede naman sabay-sabay sampu, sabay-sabay agad. Parang pang-isa ka lang yan, di ba? Parang pang-isa ka lang, sabay-sabay lahat yung pang-isa mo. Yun, anong point doon? Para makapili ka, the more the better, kasi para makapili ka talaga yung best. Kasi paano kung makapili kong isa lang? Di ba, Noemi? Parang ang hirap. Parang ang hirap mamili doon sa madami. Baka mamaya, sobrang dami nila doon. Isa lang yung ano. Isa lang doon yung totoo. Tapos ang napiling mo pa yung mali. Yung hindi totoo. How much more kung isa lang ang pagpipilian mo? Diba? Okay lang yun. Yung isang yun. Okay lang. Yung, ano, malay mo, yung isang yun, siya pala yung ano, forever mo, diba? Malay mo, hindi. O tingnan mo si Noemi. Wala din hindi. O. Kasi si Noemi, stick to one na talaga yan. Pero tingnan mo nangyari sa kanya. Wala din. Nga nga. Hindi. Okay lang din na yung ano. Si Noemi, nakadalong beses na yan. Saka stick to one lang yan. Pero tingnan mo na pa sa kanya. Nga nga. Kaya dapat Noemi, ang advice ko sa'yo, subukan mo tatlo sabay-sabay para kung yung malis man, nandiyan pa rin yung dalawa. Diba? Wala na nga ngayon eh. Mahina ba yung style? Bakit naman? Ako kasi sinarado mo na lahat. Pag mo kasi isara, buksan mo pa din. Malay mo si Leo yan. Noemi, bakit malay mo si Leo? Buksan mo yung gate para makapasok. Ngayon kung bubuksan ni Noemi yung pin, mapapasok ka. Oo nga. Basta walang aso. Sige, sagot. Basta walang aso. Walang aso. Ay, sa amin wala. Walang aso dito. Papasok ka. Kaso papasok sa amin meron eh. Ha? Wala namang problema kung papasok na. Ay, alis na tayo, Noemi. Uwi na mo. Uwi na tayo. Uwi na, bibigyan kita. Naghahanap ka ba na ngayon? Bibigyan kita. Na ano po? Nang ano? Nagpapalit ng mananakit sa'yo. Gusto mo ba ng foreigner? Foreigner yung isa. Yung isang mananakit. Ay, talaga. Ay, yung dalawa. Sa dalawa, isa doon foreigner. Yung isa hindi. Opo. Ay, see. Bakit ka naman iniwan ng foreigner? Bigla lang. Tapos nalaman ko may asawa na siya. Ay, gano'n. Ang sakit naman doon.
Hayaan mo na, baka sila yun para sa'yo. Ay? Or malay mo, si Kimi, di ba? Hindi natin alam. Ay, si Ate Kimi? Oo. Oh, oh. Ano, oh, oh. Anong, anong reaction mo doon? Ano, oh. Nawala sa nung sinabi si Kimi. Actually, ito yun eh. Di ba mag, magka-close friend niya kami, di ba? Hindi. Ako. Di ba close friend nga kami? Mm. May inamin sa akin yun. Talaga sabi niya. Sabi ni Kimi, alam mo, doktora, sabi niya, meron akong gusto ngayon ng babae. Pangalan niya Noemi Noriega. Ikaw pala yun. Hindi seryoso nga. Ikaw yung tinutukoy niya? Or may iba pa? May iba pa po. Pala kayo eh. Oh, yun ang sabi niya. Basta sabi niya, alam lang gusto ko sa kanya kasi alam mo, sipag niya magtrabaho. Nasa Cebu Pacific siya. So, ipagsipag niya magtrabaho. Kahit hindi siya pinapapasok, pumapasok pa rin sa trabaho. Ikaw pala yun. Ikaw. Ni Ate Kimi. Ikaw ba yung tinutukoy niya pala, no? Hindi ata. Si Leo ata yun. Eh, hindi naman ako nagtatrabaho sa ano. Sa PAL. Ikaw naman yung nagtatrabaho sa PAL. Sino nagtatrabaho sa PAL, ah, kuya? Ay, ako. Wala mo, halatang hindi na siya nakikinig kanina, Cebu, no? Sa Cebu Pang pala. No, may, halatang hindi siya nakikinig sa kwento mo, kaya hindi niya matandaan yung mga detalye. Na, ako tanda ko lahat ng mga detalye. Parang tingin kala ko mas matanda. Maybe parang feeling ko mas matanda pa si Leo sa akin. Makakalimutin siya. Oh. Eh kasi naman, kuya, alam mo ba, kahapon lang... Sige nga, tanongin natin. Ilan taon na si Noemi? Sige nga, Leo, ilan taon na? Sige nga. 29. Ayan, okay. Sige, good. Anong sige, trabaho niya? Ano? Sa cargo. Ay, getting to know? Saan lugar siya nakatira? Sa Tacloban. Saan banda doon? Of course, we're going to the details. Talaga, kasi binanggit nga kanina yan eh. Ako ngayon ko lang nakilala din si Noemi, di ba Noemi? Ngayon lang tayo nagkausap. Opo. O sige, Leo. Saan? Kung nakikinig ka talaga kanina. Sa Tacloban nga. Saan banda doon? Nabanggit niya kasi kung saan banda eh. Nag-umpisa sa S. Hindi niya nabanggit. Nabanggit niya yun. Nabanggit niya. Di ba Noemi, nabanggit mo? Oo nga. Hindi. S? Nag-start siya sa S. Dalawang words. Two words. English. Tama di ba, Noemi? Two words. Wait, Noemi, hindi English yun. Ang English ka dyan. Gusto mong gawin yun? Joseph yun? Ang English ng San Jose, St. Joseph. Ang lugar mo hindi St. Joseph kaya. San Jose yan. Ano? St. Anthony. Uy, Noemi, anong sinasabi mong English yun? Saan ka nakatira? Saan ka nakatira na English? Luka-luka ka. Wisit ka, joke lang. Parang may mo siya. English mo daw yun. Di ba English mo daw yun? Noemi, tanong ko sa'yo, English ba yung San Jose? English daw yun. Ang English ng San Jose, St. Joseph. Yes, St. Jose. San Jose. Kaya nga, mas St. Joseph na. Sige, mag-usap na lang kayong dalawa. Wala kayong kwenta ka rin. Wala kayong kwenta. Inaaksaya niyo yung oras ko. Alam mo, bira lang kaya ako umakit at nagkasalita talaga. Swerte mo, Leo. Na. Kaya nga, nakikita ko nga. Hindi nga hirap na, hindi parang ano, you're wasting your effort. Tapos wala lang pala, baliwala lang. Ano, di ba? Nako. Sige, pa na tayo, Noemi. Uwi na tayo. You were wasting our effort, di ba? Naranasan wow. Mo na ba yun, Noemi? Yung ano po? Na parang... Yung effort mo sinayang lang. Di ba? Todo effort ka, tapos wala lang, baliwala lang din. Hindi ata. Wala pa ata. Eh, bakit ka naman? Kaya siguro ko yung iniiwan kasi hindi ma-effort, char? Ako, tingnan mo. Sa akin nangyayari ngayon ulit.
Yan, Leo. Dapat. Tara, tara na, ibaba na tayo. Iwanan natin si host. Bayaan natin si host. Marunong, marunong naman ako magpahalaban sa, ano, totoo lang. Ay, marunong, marunong pala ako. Eh, totoo naman eh. Anong akala mo sa amin, di totoo? Cyborg. Di ba, no, I mean, parang masakit yun, di ba? Parang sabi niya, di ba tayo totoo dalawa? Sakit? Oh. Iwanan na natin yan. Pack up na, pack up na. Total, mag-4 hours na naman siya, oh. Tingnan. Kaya nga eh. Di ba nakakapagod mag-NS? Alin to, alin to? Ilang oras ka daw? Okay. Yan tanong ni Noemi, hindi ba nakakapagod magpahal? Hindi naman nakakapagod ka as long as hindi napapagod yung ano, mahal mo. Kasi diba, kung ikaw, hindi napapagod kung ang partner mo napagod na, yun yung ano, mahihap. Eh, bakit ako? Napagod ka na din? Oo. Paano mo nasabi na ikaw ay pagod na? Nararamdaman ko yun. Masakit na yun. Kasi nga, napapagod ka dahil kulang na yung pagmamahal na binibigay niya sa'yo? Or napapagod ka na dahil sa... napapagod na lang kasi... sa kanya? Ano ba doon? Saan ba doon sa dalawa? Ulitin mo nga. Ulitin mo. Napapagod ka ba dahil sa pag-iintindi sa kanya? Or napapagod ka ba dahil ikaw na lang yung nagmamahal sa kanya? O yung last B. Ay? Ganun? Oo. Eh, kung ikaw na lang yung nagmamahal sa kanya, dapat lang na mag-iwalay na kayo. Ay, sige na. Wala na tayo dito. Kasi... kasi ikaw yung tinutukoy namin dito. Di ba? One-sided lang yung ano eh. One-sided lang yung nagmamahal eh. Ay, one-sided lang pala yung pagmamahal mo, kuya, kay Leo. Hindi pala. Oo nga eh. Masakit nga yun, Noemi, di ba? Talagang ano. Sige na nga. Baba na tayo, Noemi. Hindi na dapat gituloy yun. Baba na nga tayo. One-sided lang pala. Ay, nako. No, kailan kayo mag-ELS? Madam. Sino? Noy, Madam Noy, may nag-ELS ka din ba? Hindi pa. Nahihiya pa. Sir? No. Ako. Ako din dati, nahihiya yun. Ngayon, kailangan mo lang pag nag-ELS ka, dapat walang hiya ka. Kaso nakakaya magsalita eh. Yan. Ay, nag-mute si kuya. Pabuti na lang natin doon ng ano, 20. 1 minute na lang. Sige, kaso babaan lang, ako din. Oh, sige, sige. Bye. Salamat sa pagkakyat. Bye-bye. Kuya, bye-bye. Leo, bye-bye. Bye-bye po. Ay, sige. Umalis na pala yun. Patawalis yun. Kasi patapos na tayo. Tapos na tayo? Mm-mm. Ang bilis naman. Wala pa nga tayo. Tapos na agad. Kaloko. Seryoso ka? Tapos na agad? Alin pa? Tayo. Ha? Kasasabi mo lang yan eh. Ano bang sabi mo? Di ba sabi mo tapos na? Oo, ma hindi, yung ano, LS natin, patapos na. Ah, sige, bye na ako. Sige, salamat po sa pag-akyat. Alright, bukas bye. Bukas ulit. Bye po, salamat. Promise, kasi ngayon lang ako may bakante na talaga oras. Kasi normally, pag nag-attend ako ng LS, nag-multitask talaga ako. Nag-LS ako, ay, nanonood ako ng LS sa cellphone ko, tsaka sa tablet. Pero sa laptop ko may ginagawa ako. Kasi tatlo yung device eh. So, ang hirap naman. No, cellphone saka tablet, naka LS. So nakikinig lang ako. Tapos, nagre-research ako sa computer, sa laptop. Ngayon gusto ko magpahinga sa laptop. Kaya, yun.
Araw-araw po ba yung ganun, yung trabaho? Yeah, most of the time, araw-araw. Araw-araw kasi naman, like, katatapos lang ng isang ano, ng isang client, may isa pang client ulit. Ano pinapagawa? Mga research? Ganon? Mga oo, ano? Oo, mga nagdo-doctorate, tapos nagpapagawa ng paper nila, mga ganon. Kasi yung online class ko, ano lang eh, Monday, Wednesday, Friday lang. Monday, Wednesday, Friday. Tuwing umaga lang yon, Monday, Wednesday, Friday. Tapos, ang iba doon, puro ano na lang, research. Kasi summer ngayon parang, eh, summer tech. Summer. Actually, yung mga kasama ko, wala silang turo ngayon kasi summer. Ako lang meron ngayon, summer. August pa uli yung meron talaga kami full-time na load. So ngayon... Pero back to work na kayo noon sa August? Bakit ano? Sa August. Alis na po ako, kuya. Sige, life. Pag sa August. Noemi, salamat ha. Noemi, salamat sa sharing at pagpapatawa. Pero alam mo yung pangalan mo, Noemi, Life FC. So parang akala ko yan, sira. Sorry. Di ba? Bakit kasi Noemi pangalan mo Life of Cisa? Ang impression ko tuloy si Raulo. Di ba si Cisa si Raulo yun? Tama ba? Hindi yung ko po. Basilio, Basilio. Oy, hindi ka ba nag-aral? Basilio? Oo, di ba? Tinatawag na. Si Cisa yun, di ba? Nagsasabi ng Basilio, Crispin, Basilio, Crispin. Di ba si Cisa yun, yung si Raulo? Kaya hindi ko nga alam kung bakit ang pangalan ni Noemi ay Cisa. Kasi pag naano ko yung pangalan na Cisa, parang ang impression ko si Raulo yun. Kasi nga, di ba nung nag-aaral ako ng element ng high school, may kwento yung Cisa, di ba? Yung Basilio Crispin and so on so. Pero salamat Cisa for coming. Sa pag-stay. Anong tinatanong mo? Ano bang tinatanong mo? Yun sa ano, yung mga nag-ano ng research. Ang hirap nun eh. Hindi naman. Ano ba? Yung mga research mo ba yan is for ano nila? For thesis nila or what? Yeah, for thesis. Yung mga nagdo-doctorate nga. Master saka doctorate. Ang hirap madali lang naman. Iwan ko ba? Bakit sinasabi nilang mahirap? Ako madali lang naman ang ano? Madali lang naman ang accounting. Madali lang naman ang thesis. Patalino ko eh. Hindi. Meron din akong bagay na hindi madali sa akin. Like, yung sumayaw, masundan yung mga basic step, kahit sobrang basic lang na sayaw. Hindi ko talaga kaya yan. Ako kahit to the left, to the right lang yan. Diyos ko. Kaya nga kami pag sila Kimi, pupunta kami ng sayawan sa mga barangay. Alam mo ba kung nasaan lang ako? Nasa tuod lang ako. Yung poste sa gitna, nakatayo ako doon. Kaya nasa Thailand kami, pag pupunta kami sa mga sayawan, ako lang may hawak ng bote ng beer, tapos tayo-tayo lang, so sila talagang todo sayaw. Kasi kahit basic step nga, hindi ko alam. Ganun din sa pagganda. May ganun din naman po. Ganun din sa pagluluto, kahit basic na luto lang, hindi ko masyadong nagagamay. Ako pero mga accounting. Pero mga accounting. Eh, siyempre doon yung ano nyo. Yun yung area nyo, eh, yun yung doon kayo magaling eh. Oo, saka math. O kasi nung ano nung high school ako, yung math, sabi ng mga klase ko, nahirap sila. Ako, di, ayaw ko ng math talaga. Sakit sa ulo. Kasi tingnan mo, nung first or second year kami, halos lahat kami honor student eh. Yung batch namin, kami lang yung batch na ganun. Kasi yung ibang batch, apat lang, uh-oh, lima yung honors student. Sa batch namin nila, Kimi, kalahati honors, like halos 20 honors. First year, second year. Matatalino. Pagdating ng third year, naging lima na lang kami. Kasi nga, marami sa amin nakakuha ng grade na 85 below sa math. So natira kaming lima na merong pa rin. Kasi sa amin, pero pag mayroon kayong isang subject na ang grade mo ay 85 below, tanggal ka na sa honor list. Ayun. Ako na lang natira doon na ano, na lalaki sa batch namin. Kasi nga, mas madali lang sa akin. Mataas pa rin kasi sa amin nga mataas ang standard. Yung math, ang grade ko sa math, 98. Si Kimi, 83 yan eh, sa math. Kaya nalaglag siya. Nilaglag si Kimi. 83 siya doon eh, sa math.
Nung third year kami, pero first or second year, honor student, so mataas din ang math niya. Yung third year kasi namin, ang math teacher namin, engineer siya eh. Chemical engineering siya graduate. So ang mga math niya, pang-college, politics yun. Buti na lang ako, kasi advanced ang math ko. Kasi nga, pinagkukumpita ko sa labas. Mga regional contest, mga math contest, mga division contest. So advanced ang math ko. So pag nakaka-first place ako, na-exempt ako sa mga periodical test. Kaya ang grade ko sa math, 98. Naka-100 pa nga ata ako ng fourth grading eh. Pero sila, nahirapan sila, yung mga kaibigan ko. Hindi naman. Pinakamababa ko talagang grade is math at saka science. Science. Sobra. Yun yung pinakamababa ko. Wala ka ng boses. Nung ano, nung college. Wala na akong marinig sa'yo. Nung college. Hello. Okay pa? Hey. Bakit wala? Okay na po. Ayan, sa akin naman baliktad. Yan ang pinakamataas ko. Kasi nga nag-grade ako ng ang pinakamababa ko doon, 97 nata, 98. Ay, wow. Ako kasi ano eh, nako, ayaw ko talaga ng math. Gusto ko ang math pag nasa Excel. Gustong-gusto ko 'yan. Pero pag yung ano dati, yung XY, XY ganoon, nako. Sige na, nawawala ka na. Wala ba? Nawawala? Hello. Hello pa. Hindi ba ako naririnig? Wala na, wala. Wala na ba? Wala. Wala na ba? Wala na po. Oh, ewan ko sa'yo, nawawala yung signal mo. Ayan, meron na. Oo, meron na. Ayan. Ano ba yung sinasabi ko kanina? Yung grade mo. Ah, oo. Sabi mo yung grade mo. 2.5 ang grade ko. Sa math. Ako naman yun ang pinakamataas ko. Kasi nagwa 1.0 ako doon eh. Mm-mm. Naku. Pinag-project pa nga kami nung ano, prof namin sa math na yun. Tapos pinakamababa ko, tag-Filipino. So, ano bang grade ko sa Filipino nung high school? 93 ata eh. Wow, 93. Sana all. Mm-mm. Mababa pa rin yun. Nagtaas na nga yun. Siyempre sa inyo mababa yun. Oh, mababa rin kasi kung i-compare siya sa ibang subject nga. Kasi diba ibang subject yun, 98, 99, tapos biglang Filipino 93. Parang panira sa card ba? Naiiba siya sa lahat. Yun lang, kasi kung ano na, kung yung grade mo talaga is naglalang 98, tapos bigla kang may ano, 95 below, parang gano'n. Oh, iba. Pero okay na rin yun. Kasi ano po. Sa amin, sa akin iba, ay, hindi okay yun sa akin. Kasi una, naiba sa ibang subject. Pangalawa, dapat madali yun kasi nga Tagalog nga lang eh, Filipino nga lang, tapos pinakamababa pa. Kasi nung time na yun, hirap basahin, marap magbasa ng Tagalog eh, parang yung dila ko nababaluktot. Yun lang. Kahit nung college ako, parating sinasabihan, ano, Filipino ka ba talaga or hindi? Kasi yung pagtatagalog ko daw, parang Marte. Marte ba talaga? Hindi ko alam. Hindi naman. Depende yan naman siguro sa, ano, sa kinalakihan. Oo. Hindi, yung teacher ko kasi dati sa UP, sa Filipino, sabi niya, ano ba yung pagtatagalog mo? Bakit parang slang lang konti? Arte-arte. Eh, di ba sa waray, parang hindi naman kayo nagtatagal.
mga Bisaya. Nag Bisaya lang doon, di ba? Lagi.